Okay, una sa lahat, magandang gabi po sa nagdala ng Puerto Purpunto at sa mga nanonood po dito sa live sa YouTube. At una sa lahat din, pinaka-formos kong pasasalamatan ang ating Panginoon si Kristo na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtalakay ng ganito. So ito na rin ay isang ministry na rin ng pag-sharing through a hard way sa isang pinakamabigat na pantalaga pamaraan ng pag-share na wala ng maraming pasakali. So bakit ang Roman Catholic Church ay siya itatag ng demonyo? Una sa lahat, may mga signs sa kanya na siya talaga isa demonyo. So kukuha ako ng verse sa Bible na nakita sa kanya na siya talaga ay tatag ng demonyo. Una, siya po ay sinungaling. Mm-hmm. Sinungaling. Ikalawa, mamamatay tao. Killer siya. Umapatay siya. Tumitira siya. Ikatlo, usurper. Gusto niyang pumalit talaga sa pwesto ng Diyos. So saan mababasa po yan? Sabi dito sa Juan 8:44, ang Diablo, ang inyong ama, so bilang founder, so ama din siya ng isang religion na ngayon ay aking tatalakayin at ibubuking ko. Okay? Una, ang Diablo, ang inyong ama, at ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Aha, magkasundo. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanik sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, yung nature niya, napakasinungaling niya. At siya ang ama ng kasinungalingan, father of lies. So una dito, pumapatay siya. Dalawa ang nakita natin na sign ng Roman Catholic Church dito sa verse ng 8:44. Sa ikatlo naman na versikulo ay ito naman sa usurper, gusto niyang palitan. Nung si Satanas ay hindi pa siya Satanas, Lucifer pa ang kanyang pangalan doon sa langit, sa Isaiah 14:12-14, sa Katoliko pastoral na version, tinawag siyang hari ng Babylonia. Si Satanas, si Lucifer, ang kanyang claim, aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking luklukan, lampas pa sa mga bituin ng Diyos, maupo ako sa bundok ng pagtitipon doon sa dulo ng hilaga, paitaas ako sa kabila pa ng mga alapaap at ako'y maging katulad ng Diyos. Matindi ang sinabi niya, no? So, binagsak siya dahil sa mga kanya, paratang niya. Eh, yung topic natin, Roman Catholic Church founded by Satan. Siya ay tayo ng si Satanas. Una, kinuha ko muna yung mga anong meron sa kanya. Ano yung mga signs na nasa kanya. Mga punto na siya talaga ay pumasa doon. Tandaan natin sa kasaysayan, ang Roman Empire ay na-convert siya into Christianity na nagiging papal Rome. So sa pamagitan yun ni Constantino Dakila. So dito gusto nyo talaga na kuhan tayo. Sige, dito na tayo kay para gabi na kasi. So diretsuhin na natin. So actually, itong ipakita ko sa inyo, ito ay dokumento ng mga Adventist na may isang firma ng inyong kardinal. Hindi nyo ito pwedeng mabalik kasi ang kardinal ay ikalawa siya sa hierarchy ng Roman Catholicism. Siya ay ikalawa sa Santo Papa. So hindi nyo siya pwedeng ma-question kasi mas mataas pala siya sa inyo. A-apply ako ng prinsipyo sa Bible sa Proverbs 16:7. Dahil ikaw ay lumakad sa panukala ng Diyos, kahit ang iyong mga kaaway ay makikipagkaibigan o makikipagpayapa sa iyo. So, ang ginawa ni Cardinal Sin, may pirma siya. So, walang daya yan. Pwede nyo to i-report. Yan, may pirma siya. Dalawang pari yan. Si Cardinal Sin at saka si, paano ito? Si George Revilla. So, dalawang sumaksi pabor sa SDA. Anong sinabi nila? Ang sabi ito, we recognize the gentle admonition to parents to be aware of the basics when rearing up children and that the most basics with the Word of God. Claim ng dalawa ninyong mga high-ranking na Katoliko na ang mga aklat ng Adventista pala ay recognized. Bigyan natin ng makaulugan pa ito, ha? So, hindi ito galing sa aking mga bibig. So, ang sabi nito, ano ang meaning ng recognize? Valid. Valid. So, mga libro ng Adventist, ayon kay Cardinal Sin, valid po siya. Kalawa, legit. Lehitimo. Ikatlo, introduce. Introduce mo. Ipabasa mo sa lahat ng tao. Sinabi nga niya doon, eh. Okay yan, ipabasa mo sa lahat ng tao kasi
dadalhin pala ang tao pabalik sa salita ng Diyos. Aprobado. Proverbs 16:7, kahit ang bibig ng kaaway pala, gagamitin ng Diyos para kampihan ka dahil naglalakad ka sa kapanukala ng Diyos. Will ba? Sinunod mo ng will? Kahit kalaban mo, makikipagkaibigan sa iyo. Ito ang nangyari kay Cardinal Sen at Terry Mulya. O sabi pa rito, introduce. Ang kahulugan pala ng recognize, introduce. At ang word, ang root word po ng recognize, cognition. Cognitive. Alam ni Brother Gapo to, kasi nag-aral po siya ng teacher. Yung three domains ng tao, cognitive. Ano pa yung isa? Psychomotor. Ikatulo, affective, damdamin. Ang cognitive, mahalaga yan kasi dyan pala tayo mag-decision making. Eh, hindi kinuntra si Cardinal Sen, pero pumirma siya sa mga libro ng Adventist books pala, mapagkakatiwalaan, recommended, ipabasa sa lahat ng tao. Sa lahat ng Katoliko. Ay, sabi ito, na-realize pala niya. Totoo ang mga aklat ng Adventist. Realize, certified. Matibay ito. Sabi ni Cardinal Sen, certified true ang Seventh-day Adventist sa mga libro. Sabi pa sa meaning ng recognize, ha? To acknowledge the validity and legality of certain document. Ah, wala na. Chikmit na kayo. Mahirap na nyo itong mabangga kasi meron na akong kakampi na inyong kardinal ayon sa Proverbs 16 verse 7, kinampihan kami. So, kalaban nyo na ngayon si Cardinal Sen. Ano ba ang mga libro na kanyang inaprove? Ito. Ito nyo na malalaman, litra por litra. Ito, ha? Ito yung aklat na mga Adventist books to, ha? Ito, ha? Daniel Reveal the Future. Tingnan natin para at least hindi ako nandaya sa inyo. So dito, meron siyang tinatawag ng mga number. Oh, meron siyang ISBN. Aha. Ang meaning sa ISBN, International Standard Book Number. International na, standard pa. Oh, kumirmay. Hindi kaya ni Cardinal Sen pala itong gibay ng mga aklat ng Adventist. Ano sinabi dito, ha? Ano sinabi po dito? So, iwala naman ako personal na galing sa inyo. Baka one day, magiging Adventist kayo at matibay pa kayo na tagapagtanggol sa tutong iglesia. Then welcome sa Seventh-day Adventist. So, sabi dito, sa, maganda ito eh, page. Ano sinabi ito? Kasi gusto ko nang tirahin yung punto na invent. Okay. Sabi dito sa page 95. Sabi dito, Satan saw that the only way that he could hold the world in deception, lies, sa John 8:44, was to invent a religion that appeared to be Christian, by which in fact was the same old pagan darkness. So ano to? It is the Church of Rome. So, yan ang una kong ibigay sa inyo na isolve nyo. So problem solving tayo dito, ha? So next, Daniel Reveals the Future, page 144 to 145. The Roman Catholic bishops had indeed forsaken the true gospel of Jesus. Igamit ni Satan, dito si Emperor Justinian, alam niyo ba ang background ng Emperor Justinian? Pinersecute niya ang mga Sabbath keeper sa kanyang panahon. Sabi dito, Emperor Justinian made a famous decree exalting the bishop of Rome to be the head of the church and correctors of the heretics, yung sinabi niyong irihis. Ang una pala niya nagpasimuno, si Justinian. Thus was born the Roman Catholic Papacy in 1830 AD. Okay, time. Tapos, ha? Tapos, ha? Bilis, no? Tapos, ha? Tanungin ko lang yung negative side, Brother Eugene. Tinatanggap mo ba yung mga self-serving evidence? Hindi ko tinatanggap yan kasi self-serving yan, eh. Normal na umapanig sa kanya yan. Pero kukustunin ko sa kanyang subserve mamaya. Sige. So, Brother Hillier, hindi tinatanggap ang negative side ng mga self-serving evidence. Mr. Moderator, pwede ako mag-object? Ano yung anong objection mo? Okay, ito, ha? Bakit niya sinasabing self-serving ito? Ibig bang sabihin, hindi niya matanggap itong terma ni Cardinal Sen? Bro, counter objection. Yes, counter objection. Huwag mag-alala, bro. I have a question for that kind of book. Mamaya. Sige, okay. Sige. Patuloy. Okay, salamat. Bakit hindi mo tatanggapin? Hindi. Patuloy. Sige. Sige. So, ang malinaw ganito, hindi niya tinatanggap ang libro na libro ng SDA, hindi niya tinatanggap yun kasi self-serving nga.
Pero kikwestiyonin niya mamaya. Yun ang sinabi ni Eugene Gapo. Okay, move na tayo ngayon sa 10 minutes na tanungan portion sa negative side patungo sa affirmative side. Okay, negative side, ready ka na ba? Go ahead. Kopya. Go ahead. Sige. Unang tanong. Ang sabi sa tema natin na tinatalakay mo, napatutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay founded by Satan. Ang tanong ko sa iyo, kasi batay sa Biblia, pauna muna ako sa Biblia, may nababasa ka ba sa inyong presentasyon na yung Roman Catholic Church founded by Satan? Yes or no? Okay, Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection? Ang aking pagpapatunay, magkasama po ang references. So kulang ang tanong niya. Sige. Kasi nagpapatunay ako sa dalawa. Nauna pa ako sa Biblia. Huwag ka munang sumapaw. Ipapaliwanag pa ako eh. Nagpapatunay kasi ako sa Biblia at referensya. At ngayon, nagkasundo sila at ang inyong kardinal ay pumayag. Okay, pinirmahan o. So, sige. Sige, bahin ko yung tanong. Salita muna ako. Ang hinahanap ng negative bro, saan mo basa sa Biblia? Sabi sabihin, pwede ka, okay. Batay mo muna yung talata ng Biblia, tapos yung explanation mo, pwede mo nang kunin sa referensya, kung nasa referensya, ibig sabihin. Sige, sabutin mo. Sige, okay, meron akong, kasi hindi naman tayo nag-usap anong Bible version, di ba? So, itong Bible na sasagot ko sa iyong tanong, ito ay galing ito sa Library of Congress. Ibig sabihin, standard to. Meron siyang ISBN, International Standard Book Number. Ang pangalan ng Bible nito is Wycliffe. Documentary and Commentary Bible. Bible pa rin. Sabi dito, the mother, sa Revelation 17, yung kanyang dokumenta, kanyang dokumenta, sabi dito, the Roman Catholic Church itself identifies this woman with Rome and pagan Rome, and she persecutes the saints of God. Pinapatay niya. So, anong sabi ng dyan? Next question. Sige, next question ganito. Batay sa ating pinag-uusapan is referensya. Punta muna ako sa referensya. Mayroon ka bang maipakita sa akin na referensya na hindi self-serving ha? Na Roman Catholic Church founded by Satan. Yes or no? Okay, babasahin ko. Sige, referensya yung hindi bias ha. Huwag nang gumamit ng self-serving. Sige, yes or no? Ito bias kasi ang second highest nga ninyo na Santo Papa, sa Santo Papa. Wala ka namang laban dito eh. Titingnan, pirma bro. No. Moderator, objection. Sige, teka. Mag-ano muna ako. Mag-time pause muna ako. Brother Gilliard, sinasabi na nga niya kanina na hindi siya tumatanggap ng self-serving evidence. Kahit pag nilagyan mo yan ng sticker na pirmado daw ng kardinal, as long as... Wait lang. As long as kahit pa nilagyan pa yan ng ano, ng sticker ng kardinal, ang libro ay inyo. Kayo ang author ng libro. So, hindi tinatanggap ni Eugene, sinabi niya kanina, hindi siya tatanggap ng mga self-serving evidence. So, magbigay ka ng ebidensya na hindi galing sa inyo, kasi galing sa inyo yan. Kahit nilagyan ng sticker ng kardinal, galing sa inyo, kaya hindi tatanggapin yan. Mr. Molter, makinig ka. Makinig ka muna. So, nagalang ang concept. So, ibig sabihin pala, sabi mo sticker. Mag-ingat kasi sa sabi mo. Meron itong mga number, pwede nyo kontakin. Ha? Sinabi mo sticker, may bawiin yun. Bro, kahit pa sabihin natin bro, kahit pa sabihin natin bro, na may pirma ng kardinal, ang libro, inaamin mo, galing sa inyo. Bro, wait lang. Sige. Ito na lang, ibahin ko muna yung tanong. Brother Eugene, wait lang. Sagutin ko na. Ipapaklaro ko lang ito, Brother Gilliard. Gaya na sinabi ni Eugene kanina, yung mga ebidensya na kayo sa inyo mismong simbahan galing, hindi niya tatanggapin. So magbigay ka ng ibang ebidensya na hindi galing sa inyo. Brother Eugene. Yeah, mayroon yung ebidensya, ito. Sige, go. Bigay. Ito, magasin to. Amazing Prophecies. Magasin yan. Sino author dyan? Ang author ito, ang author ko nito ay... Ang pangalan ng kanilang organization is Georgia Wildwood Copyright 2010. Ay, mga number, oh. May mga number siya. Yung banggit ha, ito ha. Yung banggit talaga na Roman Catholic Church founded by Satan.
Bro. Sige, sige. O sige, handa ang sarili mo, ha? Sa page dito. So, dito. Page 67. Okay. Sit up. Ang synonym po ng sit up is founded. O sabi dito, ha? She is part of Babylon, the great city that Satan set up. The Roman Catholic Church has proudly styled herself the Mother Church, but her she is called the Mother of Harlots. Basa. Oh, siya pa lang Babylon. Next question. Next question, next question. Tapos. Next question. Next question. Itong ginamit mo na katalog na may pirma ni Cardinal Sin. Hahabulin kita diyan. Alam mo ba? Alam mo ba na bago magbigay ng imprimatur ang simbahang Katolika, ay dadaan muna sa Nihil of State? Yes or no? Ito ay mas mataas ito sa yoga ko. No. Sagutin mo muna, bro. Alam mo ba na bago ang imprimatur ibigay ng simbahan ay dadaan muna sa Nihil of State? Yes or no? Alam mo hindi? Ang Nihil of State, yun ang pagpapatibay na pinirmahan niya na hindi. Mr. Moderator, objection, objection. Yes, anong objection? Sasagutin niya categorical, alam ba niya? Oo o hindi, yes or no? O sige, yes. Kasi dito, umirma eh. Good. Umirma eh, di ba? Gusto mong habulin, may number ito. Kontakin mo, napainom ka. O ito. Ito. Ito, gapo. May ibibigay ako sa'yo na information. Tingnan mo ang picture, ang daming award na tanggap sa mga religious bodies ang Seventh-day Adventist. Sige, sige. Kasi hindi kami mga chief na uri naman ka. Ito pa, mga awards yan. No? Pwede mo kaming habulin. Ano, gusto mo maghabulan tayo? Sige, pahabulin kita. O ito, dami niya mga awards. Oh. Ito, may number ha. PO Box. Gusto mo? Oh, main office namin. Oh. Ah, pwede mo screenshot to. Oh, screenshot mo. Tapos habulin ka na. Mo. Habulin mo. Oh, sige, wala ka na palang magawa eh. Tapos ka na? Tapos na. Ikaw, tapos. Next question. Next question pa rin. Since alam mo pala na bago ang imprimatur ay dadaan muna sa Nihil of State, ngayon ang tanong ko sa iyo, sinong Nihil of State sa librong ginamit mo ngayon? Yung katalog. Meron ka bang maipakita na Nihil of State sa may sticker na nasa bandang likuran? Sasagutin kita. Ang pangalan pa lang ni Cardinal Sen, matibay na yun. Hindi, sandali lang. Objection moderator. Yes. Cardinal Sen. Hindi ako naghahanap sa kanya ng pangalan ni Cardinal Sen na imprimatur. Yung hinahanap ko sa librong ginamit na, mayroon bang nakasulat na Nihil of State? Kung sino Nihil of State? Yes or no? Okay, affirmative, affirmative. Ibigay mo ang pangalan ng Nihil of State. Dalawa ang pumirma dito. Hindi niya tatanong kung sino pumirma, bro. Hindi niya tatanong kung sino pumirma. Ang tanong niya, ibigay mo sa kanya ang pangalan ng Nihil of State. Sino? Ibigay ang pangalan. Sige, sasagot ako, pero bakit ayaw niyo makinig sa sagot ko? Nihil of State ang hinihingi, bro. Bro, Nihil of State, pangalanan mo. Bro. Papasahin ko ha. Debate rule number 5. Pag ang tanong ay sino, kailangan magbigay ng pangalan ang tinatanong. Ang tanong sino ang Nihil of State? Sino bro? Yun ay bigyan pangalan. Sino? Itong sagot ko ay galang nyo ha. Wala kayong galang eh. Ito, Cardinal Sin. Matibay yan. O di ba gusto mong habulan? May number to. Objection. Moderator, objection. Kata time. Kata time pause. Hindi ko sinasabi kung sinong pangalan sa imprimatur. Ang tanong ko, sinong pangalan sa Nihil of State sa librong yaon na ginamit mo? Dahil mo naman pala na bago ang imprimatur ay dadaan muna sa Nihil of State. Sige, kalma lang ha. Kalma. Inom ka muna ng tubig. O ito, may isa pang pare dito eh. Si George Revilla. So dalawa sila. Ismatic na yan. Di ba? Dalawa ang pirma sa mga pan. Wait lang muna. Naka-time pause to. Yes, for clarification lang bro. Klaruhin lang natin to bro kasi hindi lang ako basta moderator. Host lang ako ng programang ito. Ang hinahanap niya, Nihil of State. Yung Cardinal Sin ba dyan sa binabasa mo is Nihil of State ba? Sinasagot nga kita eh. Pag sumasagot ako, sumasapaw kayong dalawa. Wait lang bro. Nasa objection time tayo. Naka-time pause, oh. Nasa objection. Nasa objection time tayo, bro. Wait lang. Ang hinahanap ng negative side, ang pangalan ng Nihil of State. Ang binibigay mo, Cardinal Sin. So, for clarification lang, si Cardinal Sin ba, ayon dyan sa librong hawak mo, ang Nihil of State? Ito ha, sasagot ako. Huwag muna kayong magsapaw para magpaliwanag ako.
Kasi ito yan, ang meaning kasi dito, recognize. Ang recognize, ang meaning pala niyan is validity. Ina-acknowledge niya na valid at legal ang mga aklat namin. Ganun bro, na yan eh. Bro, ang meaning kasi ng primator, ni Obstad, Pamina, makinig kayo. Magsasalita ako, bigla kayong mag-uwan eh. React eh. Hindi nyo makiking, mapapakinggan ng aking side. Sige, sige, go. Oh, makinig muna. Kasi ang kaulugan kasi ng mga bagay na yan, yan ay hindi siya again sa Catholic faith. It means, parang siya valid o approved. Latin kasi na salita ang nilobstat at imprimatur. Sila ang pitirma dyan para patunayan nila na itong aklat na to ay pwede niyong basahin para to din sa Catholic. Sinabi nga dito eh, ipapabasa ito sa lahat ng mga tao. Moderator, moderator. Injection again. Ulit-ulit talaga tayo dito. Yan ang sagot ko. Yes. Object ka nang mag-object. Ang tanong ko, Neil Obstat, hindi imprimatur. Mayroon ba siyang may pakita? Yes or no? Yan lang. Wait lang muna, Brother Eugene. Kinukuha ko yung info dito sa affirmative side. For clarification lang, kung si Cardinal Sin ba ayon dyan sa nakalagay sa libro niya, is Nihil Obstat. Kasi ang inihingi mo kasi, Nihil Obstat. Kaya affirmative, please lang sagutin mo yung tanong kung si, anong pangalan nakalagay sa Nihil Obstat. Hindi tinatanong nag-recognize, ni-recognize ba, kinikilala ba? Hindi yan ang tanong ng negative side. Tanong ng negative side, sino ang Nihil Obstat? Yun ang sagutin mo muna. Sino? So kasi ang Nihil Obstat kasi, ang meaning kasi niyan is, para siyang kwan ba, ito yung tinatawag na authority. Hindi authority bro. na hindi siya kontra sa inyong faith at pinirma nito ng dalawang pari. Teka muna bro, clear. Kasi okay. Kanina, binasa mo dyan, kakontra sa faith namin talaga yung binasa mo dyan. Pero ang sa atin lang dito, ang hinahanap niya, Nihil Obstat. Ibigay mo pangalan, may nakalagay ba? Nihil Obstat, tapos pangalan, pirma. May nakalagay Jorge, na... Jorge Ajoy Pimulya, pare din. Pare din siya. Siya ay nasa ranggo ng, siya para siyang sekretary ng kwan sa inyo, sa para siya sa publishing, advertising. Sino ba yan, Neil? Yan ba yung Neil Obstat na pare? Siya ba yung Neil Obstat dyan? Ang Neil Obstat kasi parang approval eh. Approval hindi, eh. Pumabigay ka. Sinong Neil Obstat sa libro na yan? Brother Eugene, patuloy tayo, Brother Eugene. Wala siyang maibigay na Neil Obstat. Para kung wala tayo. Yan. Sige. Next question. Next question. Wala maibigay. Wala. Next question. Batay sa referensya. Wait lang. May objection siya. Anong objection mo? Ang objection, bakit niya sinasabing piki? May number ito, pwede niyo tawagan. Huwag kayong mag-conclude. Bro, inanapan ka niya ni Helobsat, wala ka maibigay. Wala ka maibigay, di ba? Ang kaulugan kasi niyan is sinang-ayunan ng Iglesia Katolika. May pirma. At yan ay tinatawag na sumama si Cardinal Sin. Ibig sabihin, mas mataas pa kayo ng ranggo ni Cardinal Sin dito? Para kayong mga kwana? Bro Eugene, sa madaling salita, walang ibinigay na pangalan ng Nihil Obstat affirmative side. Wala. Lang yan. Kasi mo mag-conclude ng ganyan kasi bakit pumirma ito sila? Bro, hindi ko na lang yan nahabulin yan. Bro, hindi ko na lang nahabulin yung libro mo. Unang-una, sirve, wala pang Wait lang, Bro Eugene. Tinanong ko siya kanina ng pangalan ng Nihil Obstat, wala kang ibinigay. So sinabi ko talaga na wala siyang ibinigay na pangalan ng Nihil Obstat. Oh, totoo naman talaga yan, wala kang na ibigay. Sige, Brother Eugene, continue tayo dahil wala siyang ibinigay na pangalan ng Nihil Obstat. Proceed. Next question. Ito. Batay sa referensya ko, dahil Pilipino tayo, magbasa tayo ng Philippine history. Ano? Christianity sa Pahina 123, chapter 9, our Spanish heritage. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang tanong ko sa iyo ay ganito, batay sa narinig mo sa referensyang ginamit ko, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Satanas ba o si Jesus Cristo? Yes or no? Yung referensya mo, sinungaling kasi wrong address. No, moderator, objection. Ito masagot pa objection. No, wrong address. Yes. Dapat, doon yan sa objection ay ganito. No, wait lang. No, wrong address. Categoric na nasa role natin, categorical question must be answered categorically. Ang tanong niya, batay sa narinig mo sa kanyang binasa,
Ang Roman Catholic ba ay founded by Jesus Christ o ang Roman Catholic was founded by Satan? Categorical yun. Sige, yan ay ibabalik ko sa kayo sinabi niya, yan ay gawa lang ng tao na aklat na naniniwala sa ibang objection. Objection. Hindi ko ginagrant ang sagot dahil nasa rule natin, debate rule number 6. Ang mga tanong na categorical ay sagutin mo na ng categorical bago magpaliwanag ng 1 minute. So ang tanong niya, ayon sa narinig mo sa binasa niya, ang Roman Catholic ba ay founded by Jesus Christ o founded by Satan? Yun ang tanong niya, categorical, sagutin mo yun. Sige, ang kanyang kwan is founded pa rin ni Satan kasi, sasagot ako ha, huwag niyo akong bastusin. Matthew 24:3, sabi dito, sa hanggang sa 4, dito sa 5, sabi ni Jesus, gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Gagamitin ang pangalan, ginamit, decided ang pangalan ni Jesus Christ, wrong address pa, Palestine, Palestina. Inasaan pala yan? Dapat Israel. Yan, booking. At naniniwala si Zaydi na ang tao galing sa unggoy. So, galing ka pala sa unggoy, pinaniwalaan mo. Ibang Kristo yan, Galacia 1:8 hanggang 10, sumpain ang naniniwala sa ibang Kristo. O ikaw, naniniwala ka, sumpain ka. Tandaan mo yan, gagamitin ang pangalan ni Kristo. Sige. Wala naman sa Bible yan eh. Palestine? Okay, sige. Wala. Ito, ang tanong ko. Tapos ka na ba? Hello, Mr. Pakanya, tapos ka na ba? Ah, dagdagan ko. Awit, sinto, 32:20. Gagamitin ng kaaway ang pangalan ng Diyos. Next question. Next question. Alam mo ba ang Palestine ay kabilang sa Israel? Yes or no? Nagkahiwalay nga sila eh. Hindi sila kabilang. Nag-away nga eh. Ano na lang yan, Oh, ito. Ano yan sa topic natin? Ito. Next question. Ito ha, meron akong papasahin sa dictionary, Webster dictionary ha, Pina 62. Catholic, the original Christian church, member of the Roman Catholic Church. Ang tanong ko sa'yo, batay sa dictionary yung narinig mo at binasa ko, ano ang Katoliko? Original Christian church o fake Christian church? Okay, yung aklat na yan, may pirma ba yan ng pare ninyo? May Yes, hindi ko tinanong sa kanya kung may pirma ba. Ang tanong ko sa kanya, batay sa kanyang narinig, sa binasa kong diksyonaryo, ang Roman Catholic original ba or fake na Christian church? Okay. Hindi yan kasi base lang sa Wait lang ha. Ito ang tanong na negative side. Ayon sa narinig mo na binasa niya, ang Roman Catholic ba original Christian church o fake Christian church ayon sa narinig mo na binasa niya? Yun, sagutin mo. Okay. Yung binasa niya, para sa akin, hindi yun applicable sa Bible. Hindi naman ginagamit yun sa pag-preach sa Catholic. Sagot. Sagutin mo muna ng categorical, bro, kasi categorical ang question. Ayon sa narinig mo na binasa niya, na narinig mo, pagbasa niya, ang Roman Catholic ba was original Christian church or fake Christian church? Sagutin mo muna yon. Wait lang. Na-mute. Sige, go. Hindi ko tanggap yung aklat niya kasi yung aklat na yan... Bro, wait lang. Hindi naman tinatanong, bro, kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya... Hindi nga tinatanong kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Catholic, Roman Catholic, original Christian church ba daw? O Roman Catholic, fake church? Yun ang tanong niya. Yun ang categorical sagutin mo ayon sa narinig mo sa binasa niya. Hindi niya tinatanong kung tinatanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, batay sa narinig mo na binasa niya. Hindi ko tatanggapin yan kasi galing yan sa aklat na hindi inspired by the Bible. Hindi ko tinanong na tinatanggap po ba to o hindi. Batay sa narinig ko, binasa ko, ano ang narinig mo? Catholic church is the original Christian church o Satan church? Hindi ko papakinggan ang boses ng demonyo gaya mo. Yan ang sagot ko. Teka, ano ba naman to? Brother Gilliard! Brother Gilliard, valid ang tanong ng negative, valid. At categorical ang tanong, hindi fallacy yun. Hindi fallacy ang tanong at very valid sa tema. Ang tanong niya, sa Bible. Hindi siya approve sa Bible kasi. Hindi tinatanong kung approve ba o hindi.
Oh, ikaw Ang lang tema sasagot. mo, ulitin ko Ikaw ha. lang sasagot. Ikaw lang Ulitin ko sasagot. ha. Ulitin ko ha. Ang tema mo, patutunayan mo na ang Catholic Church, Roman Catholic Church, is founded by Satan. So ang tanong niya, balit sa paksa mo, ayon sa narinig mo na binasa niya na ang Roman Catholic Church is the original Christian Church ba? O ang Roman Catholic Church is the fake church? Yun ang tanong niya. Categorical yun. Sagutin mong categorical. Ano ba? Yung kaliwanag ka. Hindi ko matanggap yung tanong na yan kasi una, ginamit ang pangalan ni Jesus sa libro ni Webster. At si Webster, inspired siya na Jesuit. Bro. Aklat pa rin niyo yan. Sige, ganito. Brother Eugene. Wala tayong magawa sa atin. Hindi makasagot sa tanong mo. Next question na lang. Next question. Sinabi niya, next question na, wala eh. Sinabi niya, na mayroon palang nature. So, no. Sinabi mo, mayroon palang nature o karakter ang simbahan tatag ng anang ng sitan. Una, bilanggit mo ya, father of lies. Ang tanong ko, dito sa San Juan 8:44, sinabihan ni Kristo, mga anak kayo sa inyong amang Diablo. Sino ang kausap ni Kristo at datan na sinabi niya ito? Ang mga sabadista ba o mga sandikiper? Yes or no? Kasama ng Katoliko diyan kasi sinungaling ang Katoliko. No. Time pause. Kategorikal. Teka. Okay, mo dito, objection? Time pause muna. Bro, ang tanong kategorikal. Hindi ka magpatuloy ka magbabalate, ma-minusan kita ng 1 minute. Mauubos ang minuto mo. Aminusan kita ng 1 minute. Mr. Moderator, objection. Ang tanong niya, kategorikal. Objection muna. Ano? Out of topic yun kasi hindi pinag-usapan sinong kinausap. Kundi kung sino nagtayo. No. Yun ang counter. Anong counter? Out of topic yan kasi ang pinag-usapan kasi natin. Sandali lang. Boy. Counter ako, boy. Sige, counter, bro. Ganito, ha. Binanggit kasi niya, father of lies, ang nature o karakter na si Bang Tatag na Satan. Kaya nga, tinanong ko sa kanya kung sino ngayon ang sinabihan ni Kristo at that time na, na anak ng mga amang Diablo. Sabat keeper ba yung sabadista o sandi keeper? Kasi kapag sinagot yung sandi keeper, hindi pasok sa topic niya, pasok na. Totoo talaga Katoliko, ay galing ng demonyo. Pero kapag sinagot niya, ay sabat keeper pa yan, hindi sa kanya yung sabadista, kayo yung anak ng demonyo. O yan, sabotin mo yan. Brother Eugene, wait lang, papaliwanag lang ako. Based sa stand ng affirmative, binanggit niya kanina ang mga characteristics ng church founded by Satan at ginamit mo yung 1844. So yung tanong niya ay napapaloob sa statement mo na character of the church founded by Satan. So ang tinatanong niya ngayon, yung sinabihan sa 1844 na kayo ay mga anak ng ama niyong Diablo, sila ba daw ay sabadista o Sunday keeper? Kasi ang binanggit mo kanina, characteristic ng church founded by Satan. At kinuha mo ang 1844 bilang patunay na yun ay isa sa mga characteristic ng church founded by Satan. So sino yung church na kinausap doon? Yun ba daw ay Sabbath keeper o Sunday keeper? Objection? Ano? Objection. Sige. Ang pinapatunay ko kasi, yung sino nagtayo. Ginamit ko yan dahil nandyan din sa kanya ang kanyang tiyatawag natin na sa kanyang sign. So hindi niya pwede itanong sa akin yung sino kinausap kasi pwede rin ma-apply din yan sa Katoliko kasi kung basahin niyo yung mga libro, ang dami din kasi pinatay ng Katoliko at saka ito, babasahin itong Katoliko ng mga libro, malalaman niyo rin at saka itong mga hindi Adventist na mga references, malalaman niyo rin na pumatay talaga ng milyones ang Katoliko. Oh, hindi mo makakuan sa akin yan, hindi mo maitatanong kung sino kinausap, kung sino yung kwan, kasi ang pinapatunayan ko, yung kanyang ugali. At ang nagtayo si Satanas, yun ang sagot ko. Out of topic siya eh. Hindi naman sinong kinausap doon. Brother Eugene, ang sabi ng affirmative side, ang kinausap daw sa 1844 ay ang Roman Catholic Church daw. Mr. Moderator, hindi naman yan ang sinabi ko na doon sa 1844. Ang sinabi ko sa iyo, kinuha ko lang yung kanyang sign, yung tatlong ugali. Hindi ko pinatibay na kung sino kausap diyan sa 8:44. Hindi ko naman tinayo yan kung sino kausap niya diyan. Kundi nasa Roman Catholic Church yung tatlo. Sige bro, continue bro. Brother Eugene, next question. Next question. Ito, magbasa tayo. Kasaysayan ng daigdig. Deped ha? Oh. Page 179. Nagsimula ang katagang simbahang Katoliko upang tukoyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko nangangahulugang universal o pangkalahatan.
Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahan Katoliko at ang simbahan ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatawan. Ang tanong ko ay ganito, bakit kung ito pa'y tatag ng Satan, founded by Satan, bakit si Kristo nasa loob ng simbahan Katoliko at itong simbahan na ito ay inatasan ng misyon sa, para sa buong sangkatawan? Paki-explain. Okay, explain. Explain ko. Yan ay mga aklat kasi yan. Yan ay tinatawag na self-serving bias din yan. Bakit? Kasi ang Jesuit kasi, founded by Roman Catholic Church, control nila lahat. Gusto nila makilala sa encyclopedia. Eh sabi naman doon sa New York Times, September 29, 1911, na that is, tinatawag natin na hindi tanggap ng mga pare at kardinal na gagamit ng mga references na inspired by encyclopedia. Kasi ang mga libro sa DepEd, galing yan sa encyclopedia, hindi galing sa Biblia. So ibig sabihin, ginamit na naman ang pangalan ni Jesus sa huling araw, ayon sa Mateo 24:3-5, ginamit ang pangalan niya. Hindi naman mababasa sa Bible din eh. Roman Catholic Church founded by Jesus eh. Kung may mababasa, talagang yari. Roman Catholic Church ha, mababasa, founded by Jesus. Next question. Dito sa Bibliang Protestante Edition, Global Study Bible sa kanilang study sa likod, bandang likod. Ito ha. The mark of the true church. Ito, 1. Holy, Catholic, Apostolic. Tanggap mo ba ito o hindi mo tanggap? Sino pangalan ng author ng libro na yan? Gusto ko lang hindi malaman. Hindi libro ito. Biblia ito. Gusto ko malaman sino. Wait lang. Time pause muna. Sino ang pangalan? Share mo. Author daw. Sige. Wait lang, Brother Eugene. Tanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba, Brother Eugene, na role mo ngayon para magtanong tapos siya gaganti ng tanong? Hindi. Nagtanong ako, dapat sagutin. Okay. Tatlong beses na tayo nagkaharap ng debate. Saro naman. Hindi mo pa rin alam kung paano. Mr. Moderator, objection. Ito maingay, naubok na eh. Mr. Moderator, objection. Ano yan? Clarification lang, bago ko sagutin yung mga aklat niya, gusto ko rin malaman. Kasi tinatanong niya yung mga aklat ko eh. Ibinibigay ko pa nga eh. Hinahalik ko na dito sa banyo itong si... Ito eh. Hindi na ako... Pero ako makipagkuhan sa kanya. Gusto ko malaman sinong sumulat yan. Yun na nga bro. Ang role mo dyan, pag ganyan ang gusto mo, ano ka sa akin na... Mag-request ka sa akin na... Okay, sino po? Na para malamang o mo siyang tanongin in return. Kasi hindi mo ngayon lulong magtanong. Pero Eugene... Pakisagot mo ngayon ano niya, yung request niya kung sino ba daw ang author. Yung author sa Bibliyang ito, hindi ito libro ha, na mga encyclical book, yung ginamit mo kanina. Ito ay isang translation po ng Biblia. Global Study Bible, English Standard Version, nakalagay dito. Si Dr. G. I. Packer, Theological Editor, Canada. Dr. Wene... Grodim, General Editor, USA. At si Dr. Ahit Fernando, Global Editor, Sri Lanka. Ayan na. So, yung tanong mo ba, Eugene, ulitin mo? Ang tanong ko'y ganito. Tanggap niya ba ito ang sinabi sa Biblia, the mark of the true church, one holy Catholic Apostolic Church. Tanggap niya ba ito o hindi niya tanggap? Protestanting translation ito. Wait lang, para klaro. Sige bro, sagutin mo Brother Gilier, then paliwanag mo. Sige, hindi ko po tanggap yan kasi babalik ko sa kanya, ang sinisingil niya sa akin, may utang siya eh. Ibigay mo muna na may pirma yan na inirumtat at imprimatur. Ibigay mo muna sa akin. Wait lang, time pause, moderator's time muna. Sa affirmative side, bro, huwag mo siyang hanapan ng Nihil Obstat at saka imprimatur kasi hindi ko i-grant na gagamit si Eugene ng self-serving evidence. Hindi ko i-grant yan. Pag yan may imprimatur at Nihil Obstat, hindi ko i-grant yung ebidensya ng hawak niya. Kasi bawal dito ang self-serving evidence. So... bakit ako? Ginamit akong libro. Sabi ito, ginamit ko itong libro para sa iya, sa kanya. Ayaw niya tanggapin eh. Sige. Ito, ginamit ko ito. Ayaw niya tanggapin. Ginamit ko rin ito. Sabi niya, hindi niya tanggap lahat. Hindi, bro. Sabi niya hindi niya tatanggapin yung self-serving. Ano yung self-serving? Ang libro ang may-ari kayo. Hindi rin ako papayag na si Eugene gagamit ng libro na self-serving o libro na galing sa Katoliko.
So both sides, hindi ko papayag na gagamit ng self-serving para naman equal, no? Kaya Brother Eugene, meron bang nail of stat yung ginagamit mo na ano na Bible o wala? Wala, protestante ito. Walang nail of stat. In fact, 66 book, ito lahat. Oh, so wala siya nail of stat, so hindi siya self-serving. So, ano yung tanong mo sa kanya, Brother Eugene? Tanggap ba niya o hindi? Tanggap niya ba itong Mark of the True Church, One Holy Catholic Apostolic? Yes or no? Sabi niya hindi kanina, hindi niya tanggap. Sige, bigyan kita ng... Sige, hindi mo tanggap. Paliwanag mo ba hindi mo tanggap? Hindi mo tanggap yan kasi pareho lang kayo niyan, protestante. Kasundo lang kayo. Jesuit din ang mga sumulat niyan. Jesuit. Yan ang sagot ko. Hindi mo kapasok. Hindi ko tanggap yan. Nagamit na naman yung pan eh. One Holy Apostolic Roman Church. Okay. Kasama next kayo. Question. Next Yon. Question. Ito, Bisaya ito ha. Itabo sa katapusang panahon. Tatagalugin ko na lang. Paena, 113. Na ang simbahang Katolika pala batay dito sa libro nyo ay ano may mga maraming totoong Kristiyano. Ah, maraming mga totoong Kristiyano. Ha? Anong ang Diyos. Pets, ito 213 baka iba luma kasi yan sa iyo eh. Sa akin oh, bago ito, bago edition. Time. Okay. Time na. So, yun na upos na yung ano. Bigyan naman natin ng na pagkakataon ang negative side para sa kanyang negative stand. Okay, ready ka na ba, Brother Eugene? No, good. Sige go. Sige. Maraming salamat, Mr. Moderator at kinagilir pa kanya. Narinig din nyo? Oh. Yung mga paratang niya sa loob ng simbahang Katolika na ito daw ay tatag ng satanismo, founded by Satan. This is what we call fiction. You know what is fiction means? It only exists in the mind but not in reality. Ha? Kumbaga sa Bible scholar ito, tinatawag itong accommodated sins. Siya yung gumawa sa kanyang doktrina, ini-influensya yung Biblia. Hindi yung Biblia, na-influensya sa kanyang doktrina. Oh, tapos na yung 10 minuto niya. Wala siyang nailatag na ebidensya na ang simbahang Katolika founded by Satan. Sa Biblia, hiningyan ko siya ng sitas. Kahit isang kusing, wala siyang naibigay. Kahit Bible scholar, legit na Bible scholar, wala siyang maibigay galing sa Biblia. Yung mga, baka'y magtanong, tanggap mo ba ito? Ang sabi ng Weekly, no, yung pinakita niya kanina sa atin yung isang libro, tanggap mo ba ito? Hindi ko tatanggapin yan dahil unang-una, protestante yan. At normal ang protestante, kung mayroon silang sasabihin sa simbahang Katolika, ay natural, pumapanig sa kanila at sisiraan nila at sisiraan ng simbahang Katolika. Pangalawa, huwag kayong basta-bastang maniniwala sa librong ginamit ng bias. Na yung katalog niya, alam nyo, ginamit niya ang pirma ni Cardinal Sin nung dati pa kaming nagdidebate dahil wala talaga siyang may pakitang ebidensya, 70 Adventist, tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa na lang niya, nag-present siya ng ganyang libro. Nung sinuri ko ang original na pirma ni Cardinal Sin, pike at hindi tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. Alam niya siguro yan. Dati ko na yung naipos, ano? At hindi pwede na magkaroon ng isang imprimatur kung hindi ka dadaan sa nihil of stat. Yung nihil of stat, hiningian ko siya, mayroon ba siyang nailatag? Wala pa rin, kahit isang kusing. O ito, magbasa muna tayo, kasi tayo yung may ari sa nihil of stat at saka yung imprimatur, atin yung mga, kwan. Kaya gagamitin ng practical Catholic dictionary. Pagka nihil of stat ganito, Latin words meaning nothing hinder that is nothing hinder book from being printed the nihil of stat granted by the censor state that book contains nothing in its heart against faith and moral. So pag ginagrant yan ng nihil of stat, susuriin yan ng nihil of stat. Kung yan bang libro na yan ay wala yang in terms of faith and moral, walang problema. Saka pag okay, pag inukihan ng nihil of stat, saka na kami magbigay ng imprimatur. Imprimatur, yan po yung mga lisensya sa simbahang Katolika na ito'y pwede na ring i-print at pwedeng ibinta. Paano nagkaroon ng imprimatur na wala namang nihil of stat? In effect, sabihin na lang natin na mayroong nihil of stat yan at mayroong imprimatur. Tanggap mo ba ito? Eh, hindi ko yan tatanggapin. Dahil unang-una, librong Samadista yan eh at hindi librong amin yan. At saka, alam nyo ba? Kung natignan nyo lang, yung cover niya sa likod, parang sticker. Kaya nga, si Gilyer pa kanya, napilitan na lang siyang picturean na hindi naman masyadong klaro. Kasi nanghingi talaga ako sa kanya ng pirma ni Cardinal Sin. Alam ba niya?
Alam niyo kung ano yung pinasa niya sa akin, yung picture ng isang lalaki na yung star sa porn, yung kwan sa porn, pornography, yung pinakabida, nalimutan ko yung pangalan nun. Aba, pahilig ka pala sa mga ganun, boy. Ikayo yung Satan. Walang may pakitang ebidensya. In fact, sinabihan niya, nagkamali yung mga libro natin. Ang ebidensya mo nasaan? Ha? Ebidensya yan, ha? Sa Biblia, nagtayo ang ating Panginoong Hesus Kristo na simbahan. At ang simbahan na yan na simbahan Katolika, hindi Seventh Adventist. Paano naging founded by Satan yan? Hindi ko pa naitanong sa kanya. Itong libro nila, naubusan ako ng oras. Na dito sa libro, pahina 213, mayroon parang mga mararaming totoong tunay ni Kristiyano sa loob ng simbahan Katolika. At mismo ang Diyos ang gumawa sa kanila. Paano naging founded ni Satan yan? Ha? Pag-isip-isip ka naman, kayo mga sabadista, akala nyo ba nakapunto yung ano nyo? Yung debater nyo? Kahit isang tanong man lang sa akin, wala, nag-object na kagad. Oh, di ba? Catholic, ano yung Catholic? Any of the original Christian Church. Dictionary yan ha? Pagka Merriam-Webster Dictionary, non-sectarian yan. Kaya kahit tayo gumagamit ng mga non-sectarian, dahil unang-una, wala po silang pinanigan. Oh, gumamit ako ng Biblia ang Protestante. Ang Mark of the True Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi niya tanggap. Protestante na yan, boy. Wala. This is all about, tingnan niyo yung presentation niya. Ay kaya pala, mayroon sinungaling, kilir, yung pumalit sa pusto ng Diyos, Father of Lies, Roman Empire, nag-convert to Christianity. Wala sa usapan namin yan, ang nature of the church. What is the nature of the church? Because hindi po pinag-uusapan natin at hindi natin pinagdidibatihan ito. The church and its nature and its character. No, mali yan. Ang pinagdidibatihan natin, the church and founder itself. Maglatag ka kung sinong Satan na yan. Pangalanan mo, kung kailan niya itinayo. Hindi ko pa naitanong sa iyo yan. Ha? Kung kailan itinayo ni Satanas itong Katoliko. At saan na ebidensya mong itinayo ni Satanas ang Katoliko. Meron? Wala, di ba? Kayong mga 70-20 na nakikinig ngayon, mag-isip-isip na kayo. Paratang ito na mga sabadista sa Katoliko upang sira na sira nyo. Wala. Dahil mismo sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, I am with you always. St. Matthew chapter 28 verse 20. Ano-ano yung pa-intro-intro nyo eh? Founded by Satan. Wala. Nakakalusot na yung mga dokumento nyo. In fact, anong ginagawa ng sabadista katunggali ko ngayon? Dahil talagang wala sa standard referensya, nandaya na lang siya, ginamit niya sarili niyang libro. At may pirma pa daw ni Cardinal Saint. Wala namang nilubsat. Katawa-tawa naman oo. Katawa-tawa ang ginagawa mo, Gilir Paganya. Baka sabihin niya, tutol ka ba? Baka sabihin, sangayon ka ba sa ginamit kong libro? Ay, hindi ako sangayon sa mga referensya mo. Unang-una, protestante yan. Normal. Na kung ano yung itinitira nila sa Katolika, ay papur. Pero gumagamit ka naman minsan. Yung mga standard references talaga. Ano? Oh, sa Biblia, maghanap ka. Founded by Satan, di ba? Sabi ni Pastor Bacalaris, yung tinanong ko siya, kailan yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo? Pizza at saka date, yung buwan. Sabi niya, silence ang Biblia, silence din tayo kapag nag-ingay ka at hindi naman sinabi sa Biblia, nasa sa iyo ang problema. Hindi naman sinabi sa Biblia, Satan founded the Roman Catholic Church. So ibig sabihin, nasa sa iyo ang problema, wala sa aming Katoliko. Ang sarap naman talaga, sana pag mayroon tayong background, straight to the point. Di ba? Pero wala, di ba natin ito eh. So, yan. Dapat yung tandaan yan. Akala nyo ba, nakakapunto kayo dito? Ako, meron akong nalatag ha. Catholic Church. Any of the original Christian Church. Original mismo, hindi pwede. Paano naging tatag ng Panginoong Hesus Kristo? Paano magiging, tatag ng demonyo na original talaga yan? Oh. Member of the Roman Catholic Church. At, meron tayong binabasa kanina. Kasaysayan ng daigdig. DepEd mismo. I don't think so. Bakit hindi siya naniniwala sa DepEd na mismong siya ay nag-aaral? Ano sabi? Sa DepEd, si Kristo nasa loob ng simbahang Katolika. At ang simbahang ito inutusan ni Kristo ng misyon para sa buong sangkatauhan. Ito ba'y founded by Satan? Kung ito'y sa demonyo, bakit ba? Ayan, nasa loob ng simbahang Katolika si Kristo. Dapat ang huli na ito, kasi si kansalan titira natin, Father of Lies, ang sinabihan ni Kristo, baka sa Bat Keeper, si Peter Pindon alam niya, sabadista yan. Ikaw hindi mo tanggap, ikaw, kayo yung mga demonyo, hindi Katoliko.
Oh, kaya nga hindi mo masagutin eh kung who is the father of kung sino sinabihan ng Panginoong Hesukristo diyan. Yung by Dominguez na Roman Catholic, wala namang Roman Catholic diyan sinabihan. Paano pagsabihan ni Kristo sarili niya simbahan? Oy, mindset, mindset, gamitin niyo, kukutin niyo. Mindset. Ha? Gilir pa kanya. Sana magtanda ka na sa debating ito. Oh, di ba? Ayun nga. Ay, dito, kung saan niya napulot itong mga chismis at Marisol na ang Katoliko ay founded by Satan. Wala na tayo sa patahuras. Magandang gabi at maraming salamat. Okay, so sa affirmative sir, hindi ka naman magtanong? Affirmative. Unmute ka bro. Pwede ka na, ready ka na para magtanong? Okay, ready. Sige, go ahead bro. So, ginamit mo ang okay, ginamit mo ang huling araw, last day event. So, ito yung standard reference na kasi ikaw muna kumain ito eh. So, dito sa page 154 ito, sa'yo, ano ba yung sa'yo? Iba naman siguro. Sabi ito, Sa akin, 213. Masahin mo na, kabilang sa mga Katoliko ay maraming mga Kristiyanong mapag-isip at lumalakad sa lahat ng panag na sumilas sa kanila at ang Diyos ay gagawa para sa kanila. Sa Apocalypse 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Sangayon ka ba dito o hindi? Papalabasin pala eh. Ang sinang-ayunan, yung binasa mo huli, ang sinang-ayunan ko lang, yung binasa mo, na ang Diyos ay gumawa para sa amin. Wait lang. Time pause. Father Eugene, ang tanong ay kategorikal. Sumasang-ayon ka ba daw o hindi? Sagutin mo muna ng kategorika, bago ka paliwanag. Okay. Kapag ka dinugtungan niya, na hindi ko naman yan binasa, hindi ko sinang-ayonan yan. Oh. Okay. Follow up. So, ibig sabihin, nagnakaw ka lang ng mga ilang mga sentence. Nagnakaw ka lang. Oh, ibig sabihin, hindi ako nagnakaw. Dahil isang paragraph talaga binasa ko. Kapag ka nagbasa ka lang ng ibang paragraph, ay ibang usapan na yan. Sige. Hindi. Ikaw basa. Okay. Bigyan kita ng kwan, ng tinatawag na authority magbasa. Sige. Tuloy mo yun kasi isang chapter to eh. Kulang yun eh. Kulang information mo. No. Okay. So, pwede po. Basahin mo. Basahin ko ah. Hindi isang chapter to. Ah. Kulang. O sorry question. Ito. Yan o. Basahin ko ah. Dito kulang, sa mga Katoliko, mayroong maraming mga punay na Kristiyano. Na ang Diyos mismo ang gumawa sa kanila, wala na, period. Ituloy. Ituloy sa period. Wala sa period, guys. At sa period, meron gas. Yes, ano yun? Ang gusto ko ipabasa, yung sunod na sentence. Sunod na sentence. Huwag ka muna sumapaw. Nagpapaliwanag pa ako sa moderator. Sige. Sige. Ang gusto niya ipabasa. Ang sunod na pangungusap. Sige nga, basahin nga, makikinig ako. Sunod na pangungusap. Period. Das, testimony for the charge. Mr. Moderator. Sunod na pangungusap. Sige, basahin mo. Wait lang. It's to. Ano yung ang request mo, ituloy ang basa? Next sentence. Nandoko ang sa Apocalypse 18. Sige, basahin mo. Ay, hindi yan sentence, bro. Another paragraph yan. Ipabasa yan. Sabi ko, pangungusap eh. Ikaw ang bubo. Pangungusap eh. Sige. Basahin mo, sunod na pangungusap. Bisto ka na. Sinumami ka. Anong bisto? Sentence ba? Sentence ang sinabi mo. Kaya nga, sentence ito. Yung ibig mo sabihin, pangungusap, hindi yan pangungusap. Sige, wait lang. Brother, wait lang. Brother Eugene, pinaliwanag ni Brother Gilier, ang gusto niya basahin mo pala, next paragraph. Next paragraph. Ay, naku naman. Paragraph, pakibasa. Bisto na. Sige na, basahin mo na. Ito ha. Sa next paragraph kasi, hindi ito yung ginamit ko kasi next paragraph naman to, di ba?
So, hindi ko paniniwalaan itong next paragraph mo. Dahil unang-una, inyo ito. Hindi. Babasahin mo muna, basahin mo. Hindi kita... Sa isang paragraph lang nang binasa ko. Yung another paragraph na ibig mong sabihin na wala na akong problema doon. Hindi naman issue dyan eh. Okay. Next question. Wow. Next question, bro. Sunod na no. Sige, bro. Mag-unmute ka, bro. Ano ko naman yun? Kasi bro. Gusto. Ito, ako magbasa para sa iyo. Ako magbasa para sa iyo. Wala na, gusto na. Sabi ito, sa Apokalipsis 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Ay, Babylonia pala yung ano. Tanggap ko ito. I don't accept that one. Ipapalabas pala sila. Natanggap ko pa yun, Brother Eugene. Kung gusto niya, papalabas pala sa Babylonia. Tama naman yan. Tatanggapin ko yan. Pero hindi, ibig sabihin, napapalalabasin ka sa loob na simbahan Katolika na sa tatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Take note, dahil sa Biblia, ang binalaan na palalabasin ka doon sa mga paganong pananampalataya, hindi sa kristyanong pananampalataya. Pwede ko ba i-show down to? No. Pwede ba i-show down? Kung mabasa ko, Iglesia Katolika, tatanggapin mo ba? Talo ka ayon dito sa... Standard reference ha? Ganito ha? Kung may maipakita kang... show down eh, gusto mo, ito. Kung may maipakita kang standard reference na yung Roman Catholic Church founded by Satan, talo na ko. Kung wala ka, talo ka. Wait lang, basahin ko. Okay, wait lang. Wait lang. Hindi ko tinatanggap ang showdown dito. Tinatanggap. Pero kung gusto nyo ng showdown, dapat patas. Patas, showdown. Magbabasa si Brother Gilier ng Roman Catholic Church founded by Satan at magbabasa si Eugene ng Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Kung magsushowdown kayo, yan ang yung showdown. Papayag ba kayo? Sige. Okay, ito ay showdown ko. Mr. Moderator, ganito ha. Ito ay showdown ko. Tatanggapin ko yung showdown mo. Tatanggapin nyo ba yun o hindi? Kung hindi tatanggapin yun, tatanggapin ko yan. Hindi ko i-grant yung showdown. Kung mayroon siyang maipakita, ganito moderator ha. Kung mayroon siyang maipakita na standard reference na yung Roman Catholic Church founded by Satan, talo ako. Kapag mayroon akong naipakita na yung Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, talo siya. Wait lang. In-accept na yung negative. Affirmative, tatanggapin mo ba o hindi? Ang aking challenge kasi dito sa aklat na ginamit niya, hindi na siya pwedeng magkuhan dito. Hindi na niya ito pwedeng atasan. No. Standard reference po yung ginamit ko. Kaya mag-present ka rin ng standard reference. Huwag kang bias. Ibig sabihin, standard reference pala itong ginamit mo. No, hindi. Ginamit ko yung libro ninyo na nagpapatunay na even kayo mismo ang nagsabi. Pero hindi yung binabatayan namin sa aming pananampalataya na serve as a standard. Diba? Ibig sabihin, bakit ka pa gumamit ito? Kaya nga, ginagamit ko yan dahil unang-una, in the first place, even ang mga libro ninyo nagsasabi kayo patungkol sa simbahan Katolika. Wait lang muna. Papaliwanag natin to. Brother Gilier, pwede siyang gumamit yan kasi libro nyo yan. Pwede siyang gumamit yan kasi hindi naman sa amin yan. Pero okay, ang topic ko ngayon, anong gusto mong i-showdown, Brother Gilier? Anong gusto mong i-showdown? Okay. Ang kwan kasi, ang sinusundan ko siya dito eh. Sa last week. So ano ang gusto mong i-showdown sa kanya? Huwag ka muna mag-react kasi nag-iisip pa ako eh. Ikaw, sumasapaw ka eh. Tinatanong ko lang. Anong gusto mong i-showdown sa kanya? Timing ka muna, magsalita muna ako. Ito ah, sinusundan ko siya dito. Sabi niya, hindi daw Iglesia Katolika ang pinapalabas. Eh kung mabasa ko dito sa aklat namin na litrap for litrap, lalabas sila sa Iglesia Katolika, tatanggapin ba niyang talo siya? Yun ang challenge ko. Huwag niyong baguhin. Brother Eugene, tatanggapin mo ba ang challenge na yun o hindi? Na lalabas kami sa Iglesia Katolika? Yes. Mababasa, litrap for litrap. No. I don't accept the challenge because in the first place, hindi issue natin dito na lalabas ba kami sa Iglesia Katolika o hindi. Yung topic mo,
Roman Catholic Church founded by Satan. Kung meron kang mababasa sa libro nyo mismo na lang, sige, kasi wala ka namang mababasa yung standard reference. Kung meron kang maipagitang libro nyo na lang na nagsasabi Roman Catholic Church founded by Satan, sige, palabas mo yan. Sige, ito. Sige, tapos ko muna ito ha. So ang challenge ngayon, babasahin ni Gilier Pacanya sa kanilang sariling libro, Roman Catholic Church founded by Satan. Hindi mabasa, Brother Eugene. Anong decision? Hindi pa. Hindi pa ako nagkuha ng decision. Wala kang maipakitang standard references. Roman Catholic Church founded by Satan. Ganito na lang, para hindi ka masyado mahirapan. Yung sarili niyong libro mismo na nagsasabi si Ellen White, Roman Catholic Church founded by Satan. Ipalabas mo. Wait lang muna. Dahil humahaba tayo ng humahaba. Ito yung ano showdown na nire-request ng negative side. Ang showdown na nire-request niya, babasahin ni Gilier Pacanya sa libro ng Sabadista, libro ng SDA, na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Babasahin niya. Kung hindi mababasa, Eugene, anong gusto mong desisyon? Ang gusto kong desisyon? Ay, wala na. Hindi na natin itutuloy itong debate. Useless eh. Wala siyang may pakita ebidensya. Chismis. Oh, Brother Gilier, papayag ka ba? Babasahin mo sa sarili ninyong aklat na Roman Catholic Church dyan sa last day events. Roman Catholic Church founded by... Ha? Kahit saan? Sabi niya, SDA box eh. SDA box, sige, kahit saan, sige. Yung kwan mo, yung ginamit mo. Hindi yung... Hindi, sabi ginamit mo. Yung last day events. Okay. Ito, babasahin ko na. Yung banggit talaga ha. Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Yung statement na yan. Hindi bro, founded by Satan. Ano? No, founded by Satan. Sige. Time post ko na lang to. Tapos ko na lang ito. Basahan na lang tayo. Sige ha. Showdown. Sige, babasahin mo Gilier Pacanya. Roman Catholic Church founded by Satan. Magkikinig kami. Pag hindi nabasa, dahil showdown to, talo na siya. Ano? Yan. Saan? Okay. Ito sa mga Adventist box namin? Sige, bro. Last events, ito yung ginamit natin. Adventist box eh. Sabi mo eh. Ito yung ibig ko sabihin. Sige. Ito na lang. Walang may babasa. Yung katalog na ginamit mo, yung katalog na lang na may cardinal sin daw. Wait lang. So yung challenge binabasura na. Natakot siya. Hindi, babalikan ko na lang kasi wala naman siyang mailatag eh. Sige, pakinggan natin. Roman Catholic Church founded by Satan. Sige, go. Okay. Sabi dito, the Roman Catholic Church has been set up by Satan. Page 67. Hindi. Set up by Satan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung page na binanggit mo, yung may Babylonia, nung binasa mo yung karugtong na second paragraph, yun yung ibig kong sabihin. Nagbago. Hindi ako nagbago. Okay. Yung paragraph na binasa natin. Diba nakapokus tayo sa paragraph? The Roman Catholic Church. Wait lang. Laruin natin to. Wait lang muna. Brother Eugene, ano ang gusto mo talagang basahin niya? Ang gusto ko talagang basahin niya, itong ano ba, yung ginamit yung paragraph kanina na sinabi niya, ituloy mo. Yan yung ibig ko sabihin. Huwag yung kuha siya ng kuha. Sabi ko, libro nila ito, ganito, libro. Naintindihan ko na. Ang gusto niya, yung paragraph mismo na pinabasa mo sa kanya, doon mo daw basahin na Roman Catholic Church founded by Satan. Pamayag ka, bro. Wait lang, ha? Brother Gilier. Nabasa ko na. Sa programang ito, Brother Gilier, hindi ano yung showdown, pero kung tatanggapin ng kaharap ang showdown, igagrant ko yon kung tatanggapin niya. So ito ang sabi ni Eugene. Dahil kanina, pinatuloy mo siya ng basa sa next paragraph, sabi mo, Roman Catholic yun, mabasahin mo doon. So ang tanong niya, ito ngayon ang showdown niya. Kung mabasa mo dyan
sa last day event, sa paragraph mismo na sinasabi mo. Sa paragraph mismo na sinasabi mo, na Roman Catholic Church founded by Satan, aminin niya, talo siya. Pag hindi mo nabasa, aminin mong talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Ganito yun, magkakabenta ka. Ito, objection. Ano yun? Objection. Okay. Kasi ang aklat kasi namin ang pinamula. Ang kong kasi sa kanya, ang aking challenge, eh, nabasa ko na kanina, nakabasa na ako ng isa. Nakabasa na ako sa, ng isa. Ito, kanina. Bro, hindi ko naman. Legendo, legendo. Moderator. Oh, inom tubig. Sige, moderator. Meron na pong kain ba? Ito yung... Normal, wait lang, tubig. Bro, wait lang, bro. Wait lang, bro. Kasi, ang ikaw ang nag-ano ng challenge, tinanggap ni Eugene. O, yun nga. Eh, nga. Ikaw ang nag-anong challenge, tinanggap ni Eugene. Sige. Moderator, magsalita pa ako. Okay, ha? Kalma na lang. Ang challenge yung kasi kanina, sabi niya, hindi daw yung Roman Catholic Church. Eh, buong aklat ang kanbasihan namin dito, eh. Ayun nga. Isang patunayan sa kanya na ang lalabasan, ang lalabasan nila ay may pangalan Iglesia Katolika at kung mabasa ko, halo na siya. Sa last day event. Malaki okay. Brother Eugene. Brother Eugene. Ay. Payag ka ba sa naturan challenge o hindi? Hindi. Ganito ha. Wait lang. No, no. Ganito. Wait lang. Eugene, papayag ka o hindi? No, no. I don't. Oh, kung dahil hindi ka papayag, next question na lang. Dahil may 7 minutes pa tayo. Okay, babasahin ko to kasi binabasa mo to eh. Wala naman siyang mababasa eh. Sabi dito, meron. Brother Gillian. Brother Gillian, tumanggi na yung... Brother Gillian, tumanggi na yung ano sa ano mo sa ginagawa ko challenge. Tumanggi na siya. So next question lang. Okay lang. Sige ako ang nagtanggi. Siya. Okay, ito. Next question. Dito sa malaking, ang malakas sa sigaw na chapter ng Glass 7, sabi dito, page 165, ibuti, meron tayong kwan eh, naawa tayo sa mga kaawentin. Sabi dito, maraming mga kaluluwang lalabas mula sa sanlibutan, mula sa mga iglesia, kahit na sa Iglesia Katolika! Wala, tapos siya. Lalabas mula sa Iglesia Katolika. Anong tanong mo? Anong tanong mo? Tanggap mo ito hindi. Hindi ko tatanggapin yan dahil unang-una, libro ninyo yan. Hindi yan ang standard reference. Next question. Ay, naku naman. Wait lang. Wait lang, side comment yun. Wait lang, Brother Clear. Si Eugene, Katoliko, normal siyang gagamit ng libro nyo. Ikaw, SD, normal ang gagamit ng libro Katoliko. Both of you are not allowed to use safe, self-serving evidence. So normal na gamitin niya yan sa'yo. Okay? Next question. Okay. Kasi sa mga live mo rin minsan, o ito, mga constructive na tanong na ito kasi mahal naman natin si Eugene eh. Kahit magkaaway tayo sa pamataya eh. So mga ganito na tanong ko. Ayun, salamat ka. Ako nakarap ko. Ito. Ay, magtanong sabi ka na. Dito, sa Britop, eh, huwag ka muna. Relax lang. Huwag ka mataranta. Sabi dito sa Britop, eh, ginagamit ito sa live. At pirmado ito ng Cardinal ninyo. O ito, ito tayo sa pirmahan. So itong pirma ni Cardinal, sabi mo, Piki, meron ka bang mailatag na ebidensya, Piki, ito? Yes, yes, meron. Paano? Dahil meron akong original na pirma ni Cardinal Sin. Mayroon bang sinabi na ang kasi alam mo ang binangga mo, no. Organisasyon ko eh. Brad, nagpost ako sa... Wait lang muna, nagtatanong pa ako. Brother Eugene, wait lang muna Brother Eugene ha, patapusin natin sa tanong niya. Sige, go, Brother Gilear. Ito ay Philippine Publishing House, may number ito, may fax number, may website. Mayroon itong mga opisina at malaking organisasyon to. Sinabi mo, PK ito, meron ka bang ebidensya na organized din? Napirmado ng inyong mga kaparian na loko-loko si Cardinal Sin na pumirma dito. Meron, wala? No. Meron akong ebidensya na yung pirma ni Cardinal Sin ay fake. Dahil hindi tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, aprobado ba yung ginawa mong research na PK ito, may pirma ba ni Lubstadt at saka imprimator ng pare niyo? Meron, wala? No. Ang una, ganito ha. Ang libro mo... No. Wait lang. Ebidensya. Wait lang. Yung pirma nyo. Brother, wait lang muna. Patapusin natin ang sagot si Brother Eugene kasi nagtatanong ka, Brother Gilear. Sige, Brother Eugene, sagutin mo, Brother Eugene. Hindi ako makano sa timer eh kasi hindi pa tapos. Bigla nang sasapaw. Wait lang. Sige, Brother Eugene, yung tanong niya, sagutin mo. Go.
Ang tanong niya, meron ba akong may pakitang piki ang Cardinal Sin? Yes, meron. Una, ang original na pirma ni Cardinal Sin. May dalawang cross sa kanilang katalog kang original sin. Wala. Isa lang. Pangalawa, kang original sin, yung pirma ni original sin, mayroong period sa taas. Sa kanilang katalog, wala. Ah, tandaan nyo, sa bandang huli naman, mayroong ganyo, nakaganon ang kay Cardinal Sin. Sa kanilang katalog, wala. At nung sa bandang gitna naman, may mahabang parang ganon ang kanilang katalog kay Cardinal Sin. Walang mahabang ganon. Piki yung pirma mo. Okay. Wala, okay. Piki yan. Hindi so, tugma sa original, ha? Okay. Wait lang, ha? Brother Eugene, Cardinal Sin, ha? Hindi original sin. Original sin. Cardinal sin pala. Sandali lang. Cardinal sin, hindi original sin. Okay. Oh, sorry. Brother Gilier, go. Mag-unmute ka, bro. Gilier, mag-unmute ka. Nakuhaan ka tuloy sa sarili mong mantika. O ito, tanong ko sa iyo. So, wala pa lang sumusuporta sa iyo ng mga matataas sa ranggos Katoliko kasi gusto ko malaman eh, may dokumento eh, notaryo ka na nanluloko kami. Yes, malaga yan. Malaga yan. Na may mga pirma ng kwan yan. Tanong mo bro, tanong mo, anong tanong mo? Ang tanong ko sa iyo, meron ba yung tinatawag na legal na support sa pagsasabi mo sa amin na Pike ito. Ah, ganito, meron ah. Meron. Oh, wala. Meron. Wait lang. Brother Eugene. Time pause. Time pause muna. Wait lang, Brother Eugene. Hindi pa siya tapos magtanong eh. Patapusin mo muna. Sige. Tuloy mo, Brother Gil, yung tanong mo. Okay, yung paratang mo na Pike ang pirma ni Cardinal Sin dito sa Philippine Publishing House, organize ito, national, meron ka bang legal na support na totoo itong Pike? Meron, wala. Meron, wala. Yung tanong. Yan. Sagot ako, Brother Eugene. Meron. Ang ginamit kong source, Wikipedia, original signature of Cardinal Sin. Correct nga, kanina original sin yung nabanggit ko, nawala yung cardinal. Mayroon original signature of Cardinal Sin. Inihambing ko sa iyong katalog na pinikturan nyo, sa original na pirma ni Cardinal Sin, isa lang ang nakalagay na cross ay yung dalawa. Dito naman sa bandang gitna, walang period. Ang kay Cardinal Sin meron. Piki yan. Hindi talaga tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. At hindi pangalan ni Cardinal Sin ang nakalagay doon sa kanyang signature. So fake yan. So ayun lang sa iyo, fake. Kasi ikaw lang naman ang nag-research. Wala namang support yan ako. Next question. Okay, next question. Sabi mo, ito, dito tayo ha. Gumagamit kasi ng aming huling araw na pangyayari. So tanggap ko pala yung sinabi doon na ang lalabas pala, ay di ka pala tanggap na, binawi mo pala, no? Sabi mo, bawi. O ito, ito na lang ang tatanong ko sa iyo. Sinabi dito sa katalog dito, Satan set up the Roman Catholic Church. Ito, dito sa amin. Tanggap mo na ito. Katalog? Ito, hindi. Ito ay kasi. Wait lang, Brother Eugene. Huwag kang gumanti ng tanong. Sagutin mo 'yon, tanggap mo ba 'yon o hindi mo tanggap? Tayo paliwanag mo. Hindi ko tanggap 'yan dahil unang-una libro nila 'yan. Okay. Hindi amin. Okay, hindi mo tanggap. So, si may kalalagyan. Ang recognized para sa iyo si Cardinal Sin, 'di ba? Sabi mo ayaw mo ticket to, so wala ka namang tinatawag na legal. Tinatawag na kontrahin ang nangyari sa katalog ba? Sinabi mo pa kanina, sticker. Ang tanong ko sa iyo, Brother Eugene na na ang recognized para sa iyo, ano ba ang pakaulugan mo na recognize? Nire-recognize ng Simbahang Katolika, ibig sabihin, ina-acceptar namin. Pero yes. Paano nagiging recognize yan? Ni walang imprimato, walang nihilobstat. So yung kanyang pag-recognize, piki yan. Hindi totoong recognize yan. Dahil kapag totoong recognize ng Simbahang Katolika, may nihilobstat yan. Nauna pang nihilobstat sa imprimator. Paano? Hiningyan okay. Kita ng imprimator. Ayaw nihilobstat sa libro ko. Wala. Okay, follow up question. Yes. Una mong sagot, accepted. Sumagot ka na eh. Ikalawa, binaway mo, hindi, kasi pike. Saan ba sa dalawa mong sagot ang totoo dyan? Ha? Ang sinabi ko wala. Time na. Okay, wow. Dahil time na, bigyan na natin ng ano ng negative rebuttal. Yung affirmative. No, sobrang haba nito, no? Dami yung objection. Sige, 10 minutes pa rin.
Affirmative rebuttal. Sige, 10 minutes. Go. Okay, ang sa akin naman side, nalaman ko na talagang ayaw talaga niya dito kasi masakit to sa kanya. At nagkaroon siya ng sariling research, hindi naman valid yan eh. Mas maganda, may sarili ka talagang tinatawag na website na ito'y, alam mo itong na-debunk. Eh, kanya-kanya lang yan eh. Mga live niya, sasabi lang niya, saka kinukumpara yung pirma. Minsan kasi ang pirma ng tao, kahit sa pirma ko, may tinatawag yan, minsan nagbabago yan eh. Minsan nagbabago. Umirma kasi si Cardinal Sindito noon pang March 20, 1985. So, nasa bayag pa itong taong ito, eh walang alam. Wala talagang alam. So, dito... Teka, time pause. O, bakit? Saktan. Ano? Ang dami niyang sinabi sa akin. Ayosin mo yung bunganga mo, Brother Gilyarhan. Religious program. Huwag kang magbanggit ng bayag rito dahil religious program ito. Mr. Moderator. Huwag kang magbanggit ng masisilang bahagi ng katawan dito. Mr. Moderator, objection din. Ako yung nagpatigil. Dahil hindi lang ako moderator, ako yung host din. Winawarningan kita, huwag kang gagamit ng mga masisilang bahagi ng katawan. Winawarningan kita, ha? Huwag kang gagamit ng bayag, kahit na anong mga words na masisilan. The religious program ito, Gilyer. Ayusin mo yung ugali mo. Religious program ito. Sige, next week. Sige, patuloy ka. Mr. Moderator, hindi mo naman nakikita yung pinagsasabi ni Eugene Gapo na nagribatal sa laban sa akin. Hindi mo nakikita yung mga foul words na binato niya sa akin kasi alam mo ba, mas highly favored ka sa kanya eh. Hindi ko narinig si Eugene, naka-headphone ako. Hindi ko narinig si Eugene na nagbanggit ng masisilang bahagi ng katawan gaya mo. Kaya ikaw ang winarningan ko dahil naringgan talaga kita. Next time, huwag mong gagamitin niya sa religious program. Sige, continue ka sa oras mo. Sige, para paano, makamubo na kayo. Okay, ito is, ginamit niya itong aklat na ito at balik tayo doon kay Cardinal Sin. Kasi huwag tayong mawala, no? Ang sabi kasi dito sa mga meaning ng recognize, inamin niya ang recognize acceptance. Pero sa bandang dulo ng kanyang paliwanag, ang sabi niya doon, hindi niya tanggap. Nagtatanong ako sa kanya, saan ba sa dalawang sagot niya ang totoo? So, kasi by the bill siya doon. O ito, sabi kasi dito, ang meaning kasi ng inatawag natin na, ano to? Inatawag natin na recognize validity. Acknowledge of legality. Ina-acknowledge ni Cardinal Sin na mga libro ng Adventist legal. So ano bang karapatan mo sabihin na piki? Eh naka-live ito eh. Naka-record ito. Pwede ko ito dalhin doon sa PPH. Itatanong ko talaga doon sa PPH na ito ba talaga ang pirma ni Cardinal Sin? Ito ba sticker? Ito ba totoo? Gagawin ko talaga yan kasi meron kaming office dito sa Cagayan. Meron kami PPH diyan, Philippine Publishing House, Cagayan Office. So, yung sinasabi mo, mapapatunayan, ikaw ang tunay na sinungaling at anak ka ng demonyo. Sa Juan 8:44, sabi doon, sinungaling. So, sabi dito, kung papayag siya sa showdown, ang ginawa niya, nilock niya ako doon sa second paragraph kasi may kalalagyan siya. May kalalagyan siya dito. Iglesia Katolika, papalabasin pala kayo din. Nang kuan kasi yung simbahan niyo kasi hindi kasi yan simbahan ni Kristo. Gumagamit ka pa ng mga Webster. Hindi mo naman alam ang background diyan eh. Ginagamit mo pa ang DepEd. Bakit? Lahat ng mga religion sa DepEd, sinasang-ayunan. Sasang-ayon ka rin ba sa Buddha? Sasang-ayon ka rin ba sa mga ibang reliyon na tama sila? Ang DepEd kasi, sabi ng principal na kausap ko, it is academe, not applicable sa biblical. So academe, it means for the sake of study lang. Kasi hinawakan kasi ng Jesuit dati ang ating Department of Education. Ito yung original nila na pinapaturo sa mga Katoliko dati, no? Na ang tawag nito ay Doctrina Christiana. At ang ikatulong sign ng isang iglesia na isa demonyo, gustong palitan mismo ni Satanas ang trono ng Diyos, sabi dito sa page 1533, sabi dito, itatagalog ko na ito, ano ang Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika ay pamayanan ng mga nabinyagan na kumikilala sa Santo Papa ng Roma na kapalit ni Kristo dito sa lupa. Ay, nako.
aklat nyo to, pinapabasa pa ito nung 16th century dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na textbook academe. Kasi mayaman lang ang pwede pala mag-aral dati sa panahon ng mga kasila. So ibig sabihin, pinalitan si Kristo. Ano bang sinabi ng Biblia? Sino ba ang pumalit dito sa lupa? Ang banal na Espiritu, hindi ang Santo Papa. So isa sa mga ebidensya na talagang na talagang hindi consistent ang inyong aral. At ito isa din, sabi, Ezekiel 16:32. So sabi ito sa Bisaya, ilis, sa Ezekiel 16:32, ang babae ay naghanap ng ibang asawa, o sa Tagalog, sa Bisaya, ilis. So ang ilis pala ay applicable sa kabitan. Kabitan, so wala siya eh. Takot siya kasi ang ginawa na lang niyang piki si Kadinase. So sabi dito sa, ano pa itong kana? Dito tayo sa Great Hope kasi naglalive kasi siya, ginagamit niya ang Great Hope. Anong sabi ito sa Great Hope? Anong sinasabi po dito sa Great Hope? Sabi dito, okay, sa Great Hope, sabi dito, page 37, Satan had urged upon the papal priests and prelates to bury the word of truth beneath the rubbish of error, heresy, and superstition. So ang tagapagturo pala ninyo dyan sa Vatican, Satanas, sabi dito sa Great Hope, page 64, sabi dito, Roman Church had made merchandise of the grace of God. Binibinta pala yung tito, indulgence. So ang nagturo pala niyo si Satanas. So may presyo ang kada krimen upang maitayo ang iglesia sa St. Peter's Basilica sa Rome. So yung kita pala doon, bibili pala nila ng lote para maitayo yung St. Peter's Basilica sa Rome. Yun pala ay kita sa mga kasalanan na pwedeng bilhin. O makasala ka, ito, may amount yan. Ibigay mo penance at yun ay indulgence. At sino nagutos yun? Sa 637, si Satanas, tinuruan ng mga pare. So sabi ko sa Great Hope, page 66, ang tinitira ni Satanas ay ang mga irihes, mga Kristiyano na ayaw sumunod sa papasi, sa papado. Sila ang target, sila ang talaga. Sila talaga ang pinakasintro ng galit ni Satanas. The Great Hope, page 269, ang pagsamba ng mga imahe at mga relikya at pagtawag ng mga espiritu at santo at pagbigay galang sa Santo Papa ay mga devices ni Satanas, gawain ni Satanas, doktrina ni Satanas. Page 269, Roman Catholic Church formed the paganism and Christianity, pinagkaisa ang Kristiyano at paganismo, ang kanilang Diyos at kanilang Panginoon, si Satanas. Ang pagsamba sa Katoliko ay seductive, bewitching power at punong-puno ng panluloko. Ito ay turo ni Satanas at ang mga pare na nagsisilbi dito, mga empleyado ni Satanas. Oh, itong Great Hope, pinirmahan ito ni Cardinal Sin. Yun na, hindi ko to bibitawan eh. Kasi gusto ko talaga na i-prove mo by legal. Kasi organized to eh. Oh, pinirmahan ni Cardinal Sin, kahit masabi mo ni Obstad, Primator, who cares? Nabasa na nga mga pirma nila eh. Ha? So anong sinabi dito? Si Satanas talaga ang amo ninyo. At alam ni Kristo, gagamitin ang kanyang pangalan, si Webster, sino si Webster? Background ni Webster, inspired siya ni Denis Diderot. Si Denis Diderot, Jesuit yan na French. Siya talaga ang original na gumawa ng encyclopedia. At si D'Lambert, si Denis Diderot, French Bacon, yan ang Panginoon mo. Diyan ka humugot eh, dapat dito ka sa Biblia eh. Sa Biblia eh, isabi ng Biblia, marami ng pinatay nang dahil sa reliyon. Ang sabi ng kasaysayan, diyan, nagalit ngayon ang kwan eh, yung doon sa mga kardinal doon sa Amerika eh. Kasi, binuking sila ng Britannica, yung bagong version ng Britannica na encyclopedia. Sabi nila, hindi daw yun daw ay offensive at unscholar. O gumagamit ka naman ganyan, unscholar ka. Sinabi ng kardinal mo, yan ay New York Times Magazine, issue September 25, 1911. Kinontra mo yung mga mas mataas sa'yo, kinontra mo nga si Cardinal Sin para manalo ka sa debate. Pero challenge ko sa'yo, gumawa ka ng paraan na maprubin mo, take ito kasi banggain mo ang Philippine Publishing House. Organize yan. Oh, ito naman naka-place. Ito'y napunit, nag-isiba. Nilagyan lang ito ng tawag na scotch tape kasi napunit siya. Hindi siya edit. Huwag kang magsinungaling. Kasi kapag sinungaling, 1844, ang ama mo ay si Satanas. So, nilagyan mo ako ng mga ano-ano pinagsasabi mo na ito ay ginagawa ko, sticker, napunit po yan. Oh, yan, napunit po yan. So, ito yung cover. So, ngayon, na-prove ko na ang mga aklat ng Adventista
is valid siya. Legal siya, sabi ni Cardinal Sin. E sinabi nga dito, papacy was invented. Satan, invented religion. Okay. Time. Okay. Time na. So, Brother Eugene, ready ka na matanong sa kanya, Brother Eugene? Go ahead. Sige, go. Sige. Unang tanong ko sa iyo, Gilier pa kanya. Ginamit mo ang Great Hope. Meron ako. Batay sa Great Hope na libro. Ito ang babasahin ko sa pahina 52. The Roman Church was still to him the spouse of Christ. And the Pope was the representative and vicar of God. Question. Ano ang narinig mo sa binasa kong libro ninyo? Ang Roman Katoliko ay asawa ni Kristo o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? Eh bakit mo ginagamit? Ayaw pala dito eh. No. Sinundan kita sa libro ko. Time pause. Barigilier. Maraming beses ka nagbarigilier. Minusan na talaga kita. Categorical ang question niya. Ang tanong niya, ayon sa kanyang binasa na narinig mo, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Okay, pwede ba ako magpaliwanag? Di ba, sasagot ako, no? Sagutin mo muna categorical, baka kapaliwanag 1 minute. Okay. Hindi, kasi ang nagsalita dyan, Katoliko pa si Janhas, Katoliko pa siya na pari. Sabi niya dito, dito kasi kulang kasi kung basa mo eh. Hindi. Tapos muna bro. Ang kategorical niya bro, ito. Hindi marunong. Ito ang kategorical na tanong niya. Ayon sa narinig mo na binasa niya, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Ano yung narinig mo? Pwede ba ako mag-object? Ano objection? Binasa lang kasi niya ang isang paragraph. Kulang. Kulang po kasi. Galing po yan sa isip ni Haas na isa pang pare ng Katoliko. No. So, ayon sa Katoliko, para sa kanila, ayon sa isip ni Haas, ng Katoliko pa siya, spouse yan eh, Jesus Christ, ayon sa Katoliko din. Pero nag-reveal din si Haas. Moderator. Ayan, ang kulitong sa tanong. Objection. Yes. Hindi ko tinanong kung kanino ba galing itong statement o dating pari bang Katoliko ang may sabi nito. Ang tanong ko lang sa kanya, base sa binasa ko sa libro nilang The Great Hope, ano ang narinig niya? Roman Catholic Church is spouse of Jesus Christ o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? O yun ang tanong sa kanya. Kategorika lang. Kulang. No. Hindi ko tinanong kulang ba o hindi. Bro, kategorical yung tanong bro. Sagutin mo na kategorical. Ano ba yung narinig mo? Ang Roman Catholic ba spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Tapos paliwanag ka. Okay. Hindi ko tanggap yung tanong niya. Ay, malaya tayo. Hindi ko tanggap yung tanong niya. Hindi ko sinabing tanggap pa niya. Ay, hindi. Yan ang sagot ko. Hindi. Hindi ko tanggap. Kategorical. Ano ang narinig mo? Ang tanong niya, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? The Great Hope okay, yung mga okay, makinig ka lang. The Great Hope yan. Oh, The Great Hope. So ang tanong niya ngayon, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? Ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o ang Roman Catholic spouse of Satan? Mr. Moderator, sasagot pa ako ha. Kumplito kasi ako magbasa siya, kulang eh. Hindi niya binasa ang ito, yung part na sa taas na magkumplito ng paragraph. Pinutol niya. Kasi ang sagot ko ganito, ayon sa isip ni John Haas nung Katoliko pa siya, ang Katoliko ay spouse ni Christ. Yun ang sagot ko. Yun ang tamang sagot. Ayon din sa Katoliko na pare ni Janhas. So, ang sagot, ang narinig mo, Roman Catholic spouse Jesus Christ, yun. Ayon, kulang ang pan mo, Mr. Jando. No, hindi ko naman sinabing kulang ba? Ano bang narinig mo talaga? Huwag ka mo mag-react kasi nagkuhan pa ako kay moderator. Wait lang, Brother Eugene ha. Kasi ako... Kapag kami ang magbasa kasi dito, maliligaw ka eh kapag hindi Adventist magbabasa dito. So ako pa makapagbigay sa tamang sagot. Sabi dito ng isip ng isang Katoliko na si Janhas, isip ng Katoliko na pari ba siya na ang Roman Catholic Church is spouse siya ni Christ. Yun nga. So ang narinig mo, Roman Catholic spouse Jesus Christ, hindi spouse of Satan. Ayon sa Katoliko na pari na si Janhas na nakasulat dito. Hindi, bro, klaruhin natin bro kasi kategorikal tanong eh. Klaruhin, yung kategorikal, klaruhin nyo. Bro, klaruhin bro kasi kategorikal ang tanong. Ano yung narinig mo sa binasa niya? Spouse of Satan ba daw o spouse of Jesus Christ? Hindi, ganito ah. Pinutol kasi niya yung... Hindi bro,
Kategorikal mo na bro, tapos paliwanag ka na pinutol niya, ganun. Bro, sagutin mo na yung tanong niya. Ano yung narinig mo na binasa niya, spouse of Jesus Christ, spouse of Satan? Ayon sa isip na isang pare, doon sa nakabasa, spouse si Jesus Christ. Ayon sa pare na si Janas. Okay. Yung nasagot ko. Yun, sagutin mo na yun. Next question. Next question. Salamat. Next question. Binanggit niya ang libro pa rin nila, The Great Hope. At binasa niya yung Last Day Events na yung may Babylon niya. Ang banggit dito kasi sa kanilang tawag nito, librong The Great Hope, eh ganito. Premise ha. Announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies where we once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning judgment, it must be given in the last days before it cannot refer to the Roman Catholic. Saan i-referado? Ito. This, ha? Without doubt, in the various churches, professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba na yung Babylon yung binanggit sa last day event is yung mga Protestante? Batay sa libro ninyo. Mr. Moderator, pwede ko bang ma-check yung page niya? Saan ba? Ano bang chapter yan? Ayon na 184. Anong sige. Chapter? Paragraph, paragraph to. Sige, ano ba? Malakas sa sigaw? Anong pangalan sa kwan? Magkumpleto ka na magbigyan. The Great Hope. Pahina 184. Babasahin ko ha, kumpletuhin ko. Para hindi masyadong, baka yung sinabing putulin. Announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Catholic Church alone. For that church has been fallen condition for many centuries. Furthermore, in the 18th chapter of Revelation, the people of God were called upon call out the Babylon according to this scripture. Many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba dito o hindi ka sang-ayon? Saan ko ito na sentence? Hindi mo ko binigyan eh. Hindi mo alam? Brother Eugene, ibigyan mo, wait lang ha. Gagawin natin to. Wait lang, Brother Eugene. 184, paragraph to. Number 14 ha. Wait lang. Page 184, paragraph to. Number 14. Number 14. Paki-double check mo, brother, Gilear. Namo sa libro mo. Sige, basahin mo ulit. Hindi alam ang sarili nila, libro. Nakita mo na, brother Gilear, nakita mo na? Hinihingan kita eh. Brother Gilear, nakita mo na? Isang moderator, pinunit yung manok mo eh. Brother Eugene, wait lang. Nakita mo na, brother Gilear, hindi pa? Isang moderator, nag-set comment siya eh. Wag ka mag-set comment muna, brother Eugene. Wala, sorry. Nakita mo na yung sinabi niya? Nakita mo na sinabi niya kanina? Hindi pa? O dito, sinabi naman dito na Christendom is Rome. Monarchs of Christendom is Rome. Number 14 yung binanggit ko. Number 14. May ni Protestants ito? Gani, mo na ni? Hindi. Paragraph to. Yung pangalawang paragraph. Ito ha, Babylon said to the manager of Harlow. Yan. Okay, Babylon said. So, wait, nakita na. Okay. Continue, Brother Eugene. Okay. Okay, basahin mo. Basahin mo, para alam mo. Anong tanong doon? Ang tanong ko, sang-ayon ka ba na yung Babylonia batay sa inyong libro ay ang Protestante pala? Okay, sasagot ako. Ito ay base sa Protestante na Domingista na balang araw magiging kasama ninyo, magkaisa kayo, laban sa mga nagbabantay ng Sabado. Moderator, rejection. Yes. It's very clear. Ito sinasabi kung anong klaseng Protestante ang nandyan. Sinabi ko, sang-ayon ba siya na batay sa libro nila ay Protestante ang Babylonia na binanggit? Ang tanong dyan, Brother Gilear, sumasang-ayon ka ba sa libro ninyo na ang Babylonia pala kung saan ipapalabas tayo ay Protestante? Sumasang-ayon ka ba doon na Protestante yun o hindi ka sumasang-ayon na Protestante yun? Kasi sinabi dito, the mystery Babylon, the great matter, ito kumpleto to ha? Ito ay Christendom of Rome. Walang iba, Roman Catholic Church. Ang mga anak niya, itong Protestante. Ituloy mo yung basa. Para kumplito. Okay. Domingista, sabi nito, the fall of Babylon must apply to religious bodies also, where once pure become corrupt.
Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Church alone. So it means, hindi lang siya. Tuloy mo. For the church has been in fallen condition for many centuries. Therefore, in the 18th century chapter of Revelation, the people of God are called upon out of Babylon. Lalabas pala sila dyan. Tuloy mo lang. People must still be in Babylon. And in what religious body are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith, at the time of the rise, these churches took noble stand for God and for the truth. Yan lang yan. Moderator, diyan lang sa Protestant faith. Wait lang. Ang tanong mo ba rin, Eugene? Babasahin ko. Sang-ayon ba siya na yung palang Babylonia batay sa libro nila ay ang Protestante na simbahan? Yes or no? Hindi ako sang-ayon kasi hindi mo nakuha ang punto ng pagkasulat. Sabi ha, ikukorek ko yan ha. Okay, the Babylon cannot refer to the Roman Church alone. Hindi lang pala sa kanya refer. Meron din pala siyang parikasama niya na corrupt. At natinawag ka siyang mother eh. Mystery mother, Babylon, the great mother of harlots eh. So it means meron siyang anak na protestante na domingista, pariho niya. O yun ang sagot ko. Next question. Namit mo ang katalog mo na libro. Kasi sabi mo, mayroong imprimatur. Pagka mayroon bang imprimatur, legal ba yan? Ay, ibig sabihin, naging legal. Ibig sabihin, sa Proverbs 16 verse 7, na kapag naglalakad ka sa sangayon sa kaluban ng Diyos, pati kaway mo ay makipagbati sa'yo. So, ibig sabihin, sinuportaan ang aklat namin ng inyong kardinal. No. At tanong ko, moderator, sagot lang, kategorikal. Pagka ba mayroong imprimatur, legal na ba? Correct, legal. Yes, ano? yes, legal. Valid. Sige. Ngayon, valid. Legal pala, magbasa ako ng librong may imprimatur din. May hindi imprimatur ha, kundi pinopromulgate ito. Pinopromote din ito kundi ni St. John Paul II. Yung Catechism of the Catholic Church. Kasi sabi mo, legal eh. O, babasahin ko sarili libro namin. O, ito. Hindi, Mr. Madreto. Ano? Wait lang. Mr. Eugene, ang babasahin mo is matatawag ko na self-serving. So, kasi sabi niya, pag may imprimatur legal, so gagamitin ko sarili ko libro dahil legal pala ito, may imprimatur eh. Okay. For clarification natin. Yung ba ina-affirm mo na kapag may imprimatur legal? Akala ko yung tanong niya dito. Ah, okay. Nagtanong ako sa iyo. Bakit siya nang katalog ba pagka may imprimatur, nagiging legal bang isang libro pagka may imprimatur? Sabi mo, oh. Ay, di ba gamit ako ng librong katolikong may imprimatur kasi legal pala. Ito. So, wait lang ha. Clarification lang para kay Gilier kasi hindi ko papayagan na magbasa si Eugene ng self-serving. So, klaruin lang natin yun. Hindi ko papayagan. So, klaruin natin yun. Yung bang may imprimatur para sa iyo, Brother Gilier, is legal o hindi? Ito ang kasi dito siya nag-address eh. Sige. Ang aming libro, hindi, ganito ah, bro. Niya, ipabasa ang katalog niya, bro. Okay. Mamaya bang siya kasi may imprimatur? Wala namang nilubsat. Ang tanong ko, sandali ah, ang tanong ko. Wait lang. Hindi pa tapos si Brother Eugene. Ano yung sabi mo, Brother Eugene? Ang tanong ko lang. Pagka ba may imprimatur ang isang libro? Ang sa libro ah, hindi ko binanggit ko yung katalog ba, hindi. Pagka ba may imprimatur ang isang libro, matatawag ba natin na yung libro na yan ay legal? Yes or no? Kasi ito aming katalog, may pirma ng mga kardinal ninyo. Wait lang. Ang tanong niya, yung aklat na meron daw imprimatur, tinatanggap ba daw yung legal? Kapag ito, naging legal na. Hindi. Naging legal na ito, basahin sa mga katoliko. Yan lang. Wait lang ha. Klaruin ko lang ha. So yan lang ang tinutukoy mo na magiging legal dahil may imprimatur. Yan lang libro na yan. Wala nang iba. Sasagot pa ako. Sige bro. Okay, kasi pag sumasagot kasi ako, may sumasapo kayo eh. Ito ha, sagot ko ito. Dito kasi umiikot yung usapan. Dahil sinuportahan siya kahit kaaway namin, eh pumirma siya, nagkaroon siya ng otoridad na basahin sa mga Katoliko. So nagkaroon ng tulay na basahin ninyo.
Naging legal na siya sa Katoliko. Okay. Pero Eugene, so hindi malinaw yung ano, yung pinag-uusapan ninyo. Hindi malinaw kasi may ano next question. Next question. Sa kanya, hindi makasundo. Mag next question. Next question. Ganito. Yung ginamit mong katalog na mayroon palang imprimatur, paano nagkaroon ng imprimatur ni walang Nihil Obstat? Explain. Okay, explain. Ayan, maganda sa'yo. Yung maganda ang explain eh. Kasi, alam mo ba, because of the good diplomacy and the program of the Philippine Publishing House, it caught the attention of the Archdiocese of Manila in recognition of this positive. Nakot ba? Nakuha yung kanilang kuan pa? Attention. Na maganda pala itong mga aklat ng Adventist, ipabasa sa buong Katoliko at sa buong tao. O yun lang. Hindi ko nalagyan pa ng additional. Okay, sige, ganito. Ganito. Batay sa referensya standard, ha? Huwag yung subserving, ha? Batay sa referensya standard at batay sa Biblia, mayroon ka ba ang maipakita sa akin? Roman Catholic Church founded by Satan. Statement mismo galing sa Biblia. Kung may maipakita ka, panalo ka na sa debating ito. Go! Okay, statement? Dalawa ha, yung dalawa ha. Standard reference na hindi bias, hindi encyclicalator ng mga ibang sikta. At Biblia mismo na nagsasabi, Roman Catholic Church founded by Satan. Tapos ng debate. Sige, basahin ko. Ito'y aklat na approve ito ng Library of Congress sa US. At saka mayroong tinatawag itong International Standard Book Number. No. Ipakita mo. Okay, ha? Ipakita mo. Ipakita mo libro. Oh, ito. Yan. Ay, hindi naman yan, ano. Hindi standard yan. Hindi standard. Paano masabi hindi standard to? Hindi protestante yan, eh. Meron ka ba ebidensya? Protestante na libro yan. Sige, ibigay mo ebidensya. Yung mga history book, ang ibig kong sabihin, pagka standard, history book. Bro, is standard, bro. Ang standard mo, hindi po kumayari ng Katoliko, hindi po kumayari ng SDA na Protestante. Ito kayo lang pinapanigan nyo ng standard. Hindi, babasahin ko, ha? Okay, gusto nyo basahin at least? Hindi standard yan. Standard ang hinihingi ko. Standard ang hinihingi niya. Hindi, sumasagot pa ako. Ang dami nyo na sinasabi. Nagkagulo na kayo sa akin. Huwag kang mag-alala, Bro Gilliar. Naka-time pause yan. Basta naka-time pause, safety ka. Ang sabi ni Brother Eugene, standard ang hinihingi niya, standard reference. Ito, ipakita ko sa iyo, ha? Pwede mo ito kasuhan. Sinong author dyan? Sabi dito, Library of Congress Catalog. No, sinong author niyan? Ito ay gawa ng Moody Bible Institute of Chicago. Protestant yan. Hindi, Mr. Moderator, pasagot pa ako. Wait lang. Wait lang muna, Brother Gilliar. Ang hinahanap niya, standard na reference. Standard. Alam, you know what is standard means? Ang binabasa mo, Wycliffe, Protestante. Standard ang hinihingi niya, hindi yung Protestante standard. Ayun niya. Sige, okay lang. Hindi, so dito, ibigay mo bro, standard mo, standard. Hindi yung, ano yan? Biblia na sambayan ng Pilipino. Biblia na sambayan ng Pilipino, bro. Tinatanggap mo, bro. Basahin ko. Standard reference muna, hindi Biblia. Pagbasa siya muna ng standard reference, bro, at magbasa din siya. Based sa akin nakita, wala siyang may labas standard reference, so ibabasahin niya, Biblia sa Bayan ng Pilipino. Biblia, sige. Mag-add siya ng statement mismo si Tas, ha? Huwag yung mga comment doon sa may mga tawag nitong footnote. Si Tas sa Biblia, na binanggit Roman Catholic Church founded by Satan. Sa ginamit ng Biblia ngayon. Ibig mo bang sabihin na wala kang tiwala sa sinabi ng iyong mga pari? No. Hindi ako nagsasabing saan mo hanapin sa footnote ba? Si Tas ang hinanap ko. Hindi footnote, si Tas. Sige ba? Sige. 1024 na. Maawa naman kayo. Sige na, 1024 na. Sagutin mo na, Brother Gilliar. Ito, sasagot nga ako eh. Sumasapaw na eh. Kung meron siyang mababasang si Tas sa Bibliang hawak niya, talo ako sa debate. Kapag wala, talo siya. Yun ito. Showdown na naman. Tatanggapin mo ba yung Brother Gilliar? Yung showdown na yon o hindi? Ano? Yung? Yung ginamit niya, showdown. Gabi na eh. Ayun lang. Babasahin mo raw sa sitas ng Bibliang hawak mo ng Roman Catholic Church founded by Satan. Pag nabasa mo, talo na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Tanggapin mo yun o hindi? Magbabasa na lang ako dito ng mga aklat. Ito, para matapos na. Biblia, yung Biblia, wag aklat.
Inanapan kita ng standard reference. Wala ka. O, Biblia. Sige, yan hawak mong pula. O, sige, ito. Sabi dito. Dito, dito. Basahin ko para matapos na. Tatanggapin mo yung challenge na pag nabasa mo dyan, Roman Catholic Church founded by Satan, talon na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Tatanggapin mo yun. Okay, babasahin ko. Basahin ko na. Ito, versus, dito. Ha? Versus, wait, versus, not footnote. Pero basahin ko. Tatanggapin mo yung Brother Gilier, yung challenge o hindi? Kasi ito ang kwan ko eh. Ito ang mabasahin ko. Tatanggapin mo yung challenge niya? Tatanggapin mo yung challenge niya? Hindi. Pag ito ang mabasahin ko, tatanggapin ko. No, I don't kwan. I don't need your footnote. I need the verses, chapter and verses of the Bible. Wait lang, wait lang. Ano yun natin to? Ano yun to, ha? Ang sabi ni Eugene, kung mabasa mo sa sitas dyan sa Bibliyang hawak mo, Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. So, pag hindi mo mabasa, talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung challenge nyo o hindi? Pag mabasa ko dito, papayag ako. Hindi naman dito. Biblia yung hawak. My verse, bro. Sa Bibliyang hawak mo na sa bahayang Pilipino, kung Christian Community Bible in English, di ba may pula kang inawakan? Doon! Wait lang, klaruin ko lang ito kasi Brother Gilliard, tinatanggap mo ba ang challenge niya o hindi mo tatanggapin? Muli mo tatanggapin, next question tayo. Sige, mo lang, para kumalma na ang kaibigan natin. Tatanggapin mo? Hindi na. Oh, hindi niya tatanggapin, brother. Sige, next question. Ayaw naman niya eh. Hindi, bro. Siya yung nagbigay ng challenge na pag mabasa mo sa Biblia, hawak mo kayo natin yung pula na Biblia na Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. Pero pag di mo mabasa doon, talo ka. Ang question, tatanggapin mo ba yun? So ang sagot mo, hindi mo tatanggapin. Tama? Ah, hindi na lang kayo para magpatuloy na. Next question, Brother Eugene, kasi hindi tatanggapin yung challenge. Next question. Batay dito sa New Book Knowledge Encyclopedia, Roman Catholic Church began in Anapi, Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Founded by Jesus Christ. Narinig mo ba ito o hindi mo narinig? Mr. Moderator, sagot ako. Sige. New Book Encyclopedia, may nakalagay dyan sinulat ng pari. Bias. Moderator. Wait lang. Hindi kita tanggapin yan. Bias yan. Hindi ang tanong, bro. Ang tanong niya, bro. Narinig mo ba yon o hindi mo narinig? Yun ang tanong niya. Ayoko marinig. Kasi bias yan. Next question. Hindi, bro. Ang tanong niya, bro. Narinig mo o hindi mo narinig? Ayoko marinig. Ayoko. Talanta na. Sige, next question, bro. Ayaw niya marinig, bro. Next question. Si San Juan chapter 10 verse 16. Na mayroon palang tupa na titipunin sa kulungan. Binanggit doon sa San Juan chapter 10 verse 16 sa Bibliyang Paraphrase of New Testament Richard Baxter na Catholic Church. Ano ang narinig mo sa binasa ko? Catholic Church o hindi Catholic Church yung kung saan tayo titipunin? Okay, si Richard Baxter ay isang Jesuit. Wait lang. Bro, time pause muna, bro. Ano ka ba, bro? Categorical ang question. Tanggap mo ba 'yung sinasabi ni Richard Baxter na Catholic 'yon? Ano tanong mo kanina, Brother Eugene? Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko, Catholic Church o hindi Catholic Church? Kung saan tayo titipunin? Oh, 'yon. 'Yan ang tanong. Sagutin mo 'yon, bro, categorically. Oh, hindi ko tatanggapin yan kasi si Richard Baxter ay estudyante ng Jesuit school. No, I don't ask you kung tanggap ko ba o hindi. Ang tanong ko ba ganito, ano ang narinig mo? What do you hear? Unsa ba nadungog din mo ba in Bisayan term? Wala akong, ayaw ko pakinggan. Kasi hindi ko tanggap. Kasi no, Richard Baxter, pakinggan mo ba ito o hindi? I don't ask you kung pakinggan mo ba ito o hindi. Objection. Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko? Oh, yun. Ano ang narinig mo sa binasa niya? Titipunin ba sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church? Si Richard Baxter, Jesuit nga. Hindi ko pakikinggan kasi... Hindi na tanong niya, bro, kung Jesuit ba? Next question na. Bro, hindi naman tinatanong ni Eugene. Hindi tinatanong ni Eugene kung si Richard Baxter ba ay Jesuit o Puritan. Hindi tinatanong kung yan siya ba Jesuit o Puritan. Tanong niya, yung narinig mo na kanyang binasa sa Richard Baxter... Saan tayo iipunin? Sa Catholic Church ba ang narinig mo o hindi sa Catholic Church? Yun ang categorical. At saka, at the same time, hindi ko ginamit yan kasi akong affirmative, hindi ako gumagamit yan. Wala akong ginamit na Richard. Bro, nasa rebuttal point na tayo, bro. Pag rebuttal point, kahit hindi mo ginamit, pwede itanong.
Eh, wag mo akong pilitin. Ayoko nga dyan. Magtanong kayo sa ibang tao. Si ibang tao, ikaw yung kadibate ngayon. Sa ibang tao, patatanungin. Eh, sinasagot na nga kita. Yan nga, ano yung sagot sa tanong niya? Ano yung sagot sa tanong niya? Ayoko mapakinggan yung sinabi ba, sir, kasi siya Jesuit. Dalawa na kayo ang laban sa isa. Tandaan mo yan, Katoliko ka rin. Hindi ko siya kinakampihan, ha? Sinisigo ko ano lang. Ano bang gusto mo sagot ko? Mute muna kita. Kasi ano ka eh. Namimersonal ka sa akin eh. Wala akong kinakampihan sa inyo. Actually, si Eugene, nakita mo naman, maraming beses ko siyang pinuna. Hindi lang ikaw, pati siya, pinupuna ko rin. Kaya mo sabihing bias ako rito. Gusto ko lang kung ano yung tanong, sagutin mo. Kasi yung tanong niya, anong narinig mo? Ikaw, ayoko pakinggan. Huwag mong babaguhin. Binabago mo kasi yung tanong niya eh. Ang gusto ko lang, sagutin ang tanong. Gaya ni Eugene kanina, kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Hindi ako kumakampi rito. Lagot ka ngayon. Dami nanonood sa'yo, ha? Yung tanong niya, pinapasagot ko sa'yo. So, kung ano yung tanong niya, pinapasagot ko. Kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Patas kayong dalawa. Huwag mong sabihin na kinakampihan ko siya. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Iiponin sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church iponin? Yun ang sagutin mo. Sige, go! Ayoko nga sagutin yan kasi bias yan sa kanya yung aklat. Ayun, sumasagot pa ako. Sige. Ayun niya sagutin, Father Eugene. So, proceed sa next question. Next question. Eh, balikan ko yung katalog mo. Yun, salamat. Sa katalog mo, mayroong imprimatur ni Cardinal Sin. Tanong, anong buwan, anong petsa, at anong taon nag-imprimatur si Cardinal Sin? Ay, napaka-easy ng tanong. Sabi ito, Marso 20, 1985. March 20, okay. 1985. Anong taon, bago siya nag-imprimatur, ha? Anong taon at anong pizza nagkaroon ng Nihil of Stock? Hindi ko na trabaho yan. Trabaho mo na yan. Hindi trabaho. Tinatanong kita. Paano nagkaroon ng imprimatur kapag walang Nihil of Stock yan? Sige. Anong tanong mo? Anong taon nagkaroon ng Nihil of Stock at buwan, pizza, at sinong Nihil of Stock? Ito. March 20, 1985. Napakasayo na lang naman na yung tanong mo. Sinong Nihil of Stock sa librong ginamit mo? Maintindihan mo na rito na dalawa sila. Naintindihan ba? Sinong Nihil of Stock, pangalanan mo? Mr. Moderator, sumasagot pa ako eh. Ano, sasagot ako, hindi. Ang hinihingi niya, bro, sino? Ibigay mo dalawang pangalan. Ayun, Cardinal Sin at saka si Revilla. O, yun ang pala hinahanap ko. Mga madadaling tanong ngayon. Si Revilla ba? Nihil of Stock yan? Yan ang sagot ko. No. Moderator, sagutin niya. Si Revilla ba yung binanggit na Nihil of Stock ba yan? Revilla, sigurado yung sagot mo. Yung si Revilla sinasabi mo Nihil of Stock ba daw hindi Nihil of Stock? Kasi dalawa sila, nagkasundo sila. Si Jorge Revilla, isang pare din, at si Cardinal Sin. Hindi. Hindi tanong bro. Nihil of Stock ba daw si Revilla o hindi? Umirma kasi sila kasi na-recognize nila na ang aklat ng Adventista pwede palang basahin sa mga Katoliko. No. Hindi ko tinatanong Hindi tinatanong bro kung sino ang nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang Nihil of Stock? Ibigay mo pangalan ng Nihil of Stock. Si Jorge Revilla. Siya yung Nihil of Stock. Sumuporta siya. Dito, isa. Si Revilla. Sigurado ka? Next question. Sigurado. Okay. Pwede ko bang, moderator, pwede ko bang maipakita na yung binanggit na Nihil of Stock talaga yan? Pwede mo bang, picturean, brother, Gilier, tapos send mo kay Eugene para masigit kung Nihil of Stock ba yan? Sige na, para matapos na tayo. Lang pa sa Inas Jiso. Kasi ito ang Nihil of Stock kasi ito ay nag-recognize sila. Hindi mo natanong. Hindi natanong bro kung sino ang nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang Nihil of Stock? Hindi yung nag-recognize. Sige, ito na. Para maiwas ng iyakan. Ito na. Picture na bro. Ito mo sa kanya. Picture na mo sa kanya. Naka-video kasi ako. Hindi niya magawa, Brother Eugene. Sige, next question.
sabi mo ang Roman Catholic Church founded by Satan. Yes. Kailan itinatag ni Satanas itong Roman Catholic Church? At sinong pangalan sa Satanas na sinasabi mo? Okay, sabi dito. Ang sabi dito sa sa aklat nito, 538. Anong aklat yan? Daniel Reveals the Future. Sino ito? Daniel Reveals the Future. Wait lang. Ito, sabi dito. Page 95. Satan saw that the only way he could hold the world in deception or lies was to invent a religion that appeared to be Christian but in which fact was the same old pagan darkness. The Roman Catholic bishops at page 144 to 145, bishops had indeed forsaken the true gospel of Christ. Emperor Justinian made a famous decree exalting the Bishop of Rome to be the head of the church and corrector of the heretics. This was born the Roman Catholic Papacy on 538 AD. Ang pangalan ng demonyo dito, si Justinian. Salbay, pumapatay, nagmasakir. No. Ang tanong ko, standard ba yan? Standard ba yan? Yung librong ginamit mo? Okay, basahin ko. Ang libro na ito ay international. Standard ba yan? Yes or no? Yes, ISBN. Ang ISBN, meaning yan. Sinong author? Wait muna, sumasagot pa ako. Para kang kwan eh. Sabi dito, ISBN, International Standard Book Number. International Standard Book? No. Sinong author sa libro na binasa mo? Okay. Ang author dito is Stanborough Press. Publishing. Saan na publish yan? Ang publishing niya is doon sa Graham, England. Then meron siya, nasa kauban niya publisher sa Bangkok, Thailand. Natupad na. Batas sa ginamit mong libro, may nababasa ka ba Roman Catholic Church founded by Satan? Okay, time na. Okay, so dito na tayo ngayon sa ano? Sa rebuttal stand ng negative side. Okay, sige. Ready ka na ba, bro? Ready na, para matapos na tayo. Sige bro, sige, go ahead bro. Okay. Alam ba ninyo itong si Mr. Gilliar pa kanya? Kawawa naman. Kung saan siya? Gumagamit siya ng mga self-serving na libro. Ayan, last question ko. Standard ba yung ginamit mo? Sabi niya, standard. Protestante yun eh. Mga librong protestante yan, normal. Natitirahin nila yung Santo Papa. At sabi ko, mayroon ka bang ebidensya? Do you have an evidence? Standard. Walang may pakita. Biblia, wala rin. Hindi nga tinatanggap yung challenge niya. Yung challenge ko sa kanya. Kapag ka siya yung nag-challenge, atat na, kapag ako, hindi niya tatanggapin, inaduduwag siya sa challenge ko. Oh, di ba? Inaduduwag siya. Ayaw kong pakinggan yan. Mga Bibliyang Protestante binasa natin, ano? Hindi po Bibliyang Katoliko ito. Meron ako, Bibliyang Katoliko, nagsasabi, Catholic Church, ayan o, ang kakapal, hindi ko nalang ginamit. Dahil alam ko naman, na self-serving ito dahil Catholic translation. Pinagbigyan ko na nga kita eh. Ha? Pinagbigyan na nga kita. Dapat maglatag ka ng mga ebidensya. To tell you honestly, matatalo lang ako sa debating ito, sa gabing ito. Kung meron kang isang ebidensyang maipakita, standard, legit, at hindi yung mga self-serving na galing sa sulat ng mga protestanteng ano, galing sa mga sulat ninyo. Ayo, kaduda-duda pala yung libro mo. Ha? Nakita nyo, ilang beses niyang na-issue yung katalog niya. Hiwi. Anong hiwi? hindi align yung bang may parang border na pink? Ibig sabihin, sticker lang, dinikit sa likod. Hoy, ang mga librong Katoliko, pag may imprimatur, hindi na ilagay sa likod. Kung mayroon man, kung anong libro na yan, ewan ko. Yung mga kadalasan sa imprimatur at nihilobsat at imprimatur, sa primero yan, sa yung first page. Eh sa kanya sa likod eh, parang siningit lang. At bakit nakapagtataka, no? Bakit sila kumuha ng pirma ni Cardinal Sin? Mali naman. Na walang nihilobsat. So pagka walang nihilobsat, pag may pirma ni Cardinal Sin, na walang nihilobsat, that's fake. Hindi pwedeng paniniwalaan na libro na yan. Lalong-lalo na, bias. Maglatag ka ng ebidensya, solid ba? Sita sa Biblia, di ba Biblia, sabi mo, Biblia at references. Sa Biblia, may nababasa ka ba? I don't know. Ilang sitas kayang binasa mo sa Biblia?
binanggit niya yung mga the great hope. Akala niya siguro wala tayong great hope, pero nakong great hope po. Oh. Ang sabi pala sa great hope, ang yung Babylon niyang binanggit ay mga Protestant churches. At bakit sinisisi niya sa Roman Catholic Church na binanggit sa kanilang libro mismo? Mga sabadista, makinig kayo. Ito ha, it cannot refers to the Roman Church alone. Anong nangyari sa inyo? Saan nire-refer? Without doubt, walang kaduya-duda, it is the various churches professing the Protestant faith. Huwag niyong kalimutan sa kanilang Seventh-day Adventist belief, Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest Protestant growing missionary organization. Sus, naku. Kayo pala, mga demonyo, Protestanti kayo, yung sinisisi ninyo sa Katoliko. Kaya pala hindi kayo naniniwala ng history book dahil para sa inyo, bias, mali yung history book. Eh, palusot nyo lang yan dahil yung history book, hindi nyo tanggap dahil hindi naman kumakampi sa inyo. Kapag kumakampi sa inyo yung history book, ay, mabilis kayong maniniwala. Inyong tuloy, normal, kumakampi sa inyo mga librong ginamit mo dahil Protestanti utor noon. Normal, kaya ang sinabi ko na kanina, normal, titira-titira yan ng sibang Katolika. Dahil mga Protestant yan. Pariho kayo ng pag-iisip nun eh. The same. Yan nga yung sinabi pa sa mga sabi-sabi, the birds have the same feather, flock together. Normal! Pagkapariho kayo. Okay sabihin, sangayin ka ba dito? Eh, ay, hindi. Dahil Protestant yan, maglatag ka ng din sana yung standard. Halimbawa, ano ba yung mga standard references? World Almanac, yung mga atlas, yung mga history book, yung mga encyclopedia, yung hindi bias. Alam ba ninyo kung bakit nagiging standard dito? Kahit Muslim naniniwala, kahit hindi Kristiyano, in short, naniniwala. They believe in that history. The question is, sino bang naniniwala sa inyong librong katalog? Inyo yan, normal. Na magsasabi kayo dyan sa inyong libro, funded by Satan, Roman Catholic Church, set up under Satan, normal. Libro ninyo yan eh, dapat tumakampihin sa inyo. Pero ito, mayroon pa akong ipipresent na hindi ko nalang binasa sa Biblia. Ayan na, ito. Tignan ko muna ito. Lalaglag ko muna yung mga Bible natin sa baba kasi na nga, nalaglag na. Oh, ito ha. Ang original na King James Version, 1611. Meron ako. Basahin ko muna ito, St. John chapter 4, verse 1. He warned them not to believe all teachers. Kasali na ito sigurong katunggali natin. Who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ayan. Katolikong pananampalataya. Catholic faith. Kung ito'y tatag ng demonyo, bakit pinangaral ni San Juan? Original na Grego, basahin nyo. Acts chapter 9, verse 31. Nagbanggit si San Pablo Catholic Church. Bakit pinangaral ni San Pablo kung ito'y tatag ng demonyo? Ha? Sumali. That's, kaya nga sinabi ko, own interpretation of the Bible is very dangerous. Fiction stories. You know what is fiction stories? Exist lang yan sa kanyang isip. Wala sa realidad. Halimbawa, Spider-Man, hindi totoo yan. Batman, hindi totoo may Batman. Na reality talagang mayroong ano. Yung mga Power Rangers, wala yan. That's mga fiction. Mga zombie. Wala naman zombie, fiction yan. Kagaya din niya ng pag-iisip ang katunggali ko sa mga ganyang klaseng bagay. Pati si mga Katolika, pinaratangan na lang niya na founded by Satan. Kailan kaya itinatag ng Satanas ito? Ginamit siya, librong Protestante pa rin. Sabi daw, ina-approve ng malaking library. Wala akong pakialam kung tinatanggap yan ng mga malalaking library. Wala akong pakialam. Protestante yan eh. Maglatag ka ng standard Biblia, may nabasa ba? Ilang sitas ang binasa niya? Nature of the church, maraming pinapatay. That's a, wala, hindi naman, this is not all about nature, character of the church. Huh? O hindi, we're not talking here about nature or character of the church. We're talking here about the tinatawag na tingin, it's so-called church and founder. So, bilang isang counter, kasi ako yung negatibo, di ba? Ginigiba ko yung stand mo na hindi tatag ng demonyo. Anong dahilan? Anong evidence? Ayan o, tatag ni Kristo, hindi tatag ng demonyo. Mali yung sinabi mo. Sinong pangalan sa demonyo? Sabi niya, nabanggit siya ng pangalan tao. Demonyo ba yun? Ah, pagka nga mayroong pinapatay, demonyo na. E di, yung Sabbath keeper, pinapatay nila si Kristo. Yung mga Udyo, demonyo ba yun?
Oh, ito. Sa barista pala, killer. Kasi sila yung unang mga original na Sabbath keeper eh. Ano? Oh, babasahin natin ito, Biblia. 1 Thessalonica chapter 2 verse 15. Silang mga Hudyo ang pumapatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Naku! Anong Sabbath ng mga Hudyo? Sunday? Sa barista ito del Sabbath keeper ang Saturday dito. Kayo pala pumatay, di kayo killer. Bakit sinisisi ninyo sa simbahan katoliko ito? Ha? Kaya nga pala si Ronald Obido, so magaling yung debitor, lumaya sa simbahan niya, nabunagi na lang siguro. Si Brandyan Doy, itong moderator natin, eh, hindi ito katoliko sa barista ito. Bakit nagiging katoliko? Lumayas. Alam niya ang katotohanan. Oh. Ito si Brad Stalwart, 21 years, kung hirin ko nagkakamali, isang debitor na 7th Adventist, nagkatoliko. Kailan kayo lumayas? So, ibig sabihin, tama pala yung binanggit niya no, na Babylonia, iripirado ng protestante yan. Kayo pala yun eh. Protestante kayo, di ba? Kung magtanong siya, eto, sanghayon ka ba dito? Accept that your mga references na hindi standard. Mag-present ka ng standard. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Okay. Eto na, gabing-gabi na. Mag-11 PM na. Palakpakan. Sige. Magtatanong pa ako? Minutes, normal. Sabi mo kanina, alam role niya? Ang Babylonia ay hindi refer sa Roma. Tama ba ang narinig ko? Mali. Batay sa libro ninyo, it can batay be referred to the Protestant. So, faith. ano ba ang kahulugan ng Babylonia batay dito sa libro niyo? Tatanggapin mo ba? Anong libro na yan? Libro ba yan o Biblia? Libro ba yan o Biblia? Biblia ninyo, libro ninyo. Oh, hindi libro, Biblia. Ako naman o. Okay, ko. Oh, sige. Putnot yan sa kwan yan, dos. Ay, Mika. Oh, yan yan, putnot. Kalma lang. Inom ka muna ng tubig. Okay. First Peter chapter 5. Alam ko na yan. Sabi nito, binabati kayo ng kapatirang nasa Babylonia na hinihirang ng kasama nyo. Binabati rin kayo ng anak na kong si Marcos. Ito sa footnote, sa baba, Babylonia sa wikang Kristiyano ng kahulugan ang nagpahiwatig ay ang Roma. Tanggap ko ito. Tanggap ko yan na ang Babylonia ay Roma pero hindi ang simbahan nasa Roma. Iba kasi yung bansang Roma at saka yung mismong church. Pero saan ang galing? Kaya nga binabati ni San Pedro ang mismong simbahan na nasa Babylonia, nasa Roma. Sino ba yung simbahan na nasa Roma? Until now, existado pa rin. Catholic Church. Punta ka sa Vatican. Ito, ibig sabihin, tinatanggap ko na yung Babylonia, yung Roma. Oh, pero hindi ang church na nasa Roma. Totoo hindi, yan. Nasaan pala? Totoo pala. Oh, kasi pero klaruhin ko lang. Yung Babylonia kasi, yung binanggit dyan, tama yan. Pero we're not talking here about the nation. We're talking here about the church, not the nation. Okay, ito. Sunod na ako naman oo. 14 ng kwan, 14 ng pagbubunyag. Dito pa rin sa libro niya. Sabi dito, kaharap ng mga lakas ni Kristo, ang mga lakas ni Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap ito. Na maraming demonyo diyan sa Roma. Tanggap ano ba yan? Putnot ba yung binasa mo? Biblia nyo ito eh. May imprimatur na ito eh. Anong binanggit? Anong binanggit? Wait lang muna. Huwag kang gumanti ng tanong. Kung gusto mo ng clarification, idaan mo sa akin. Ah, sige. Clarification, by the way. Moderator, clarification. Ano ba yung binanggit niya? Puto, saan putnot yan? Footnote ba yung binanggit mo? Sa 14. 14 daw. Footnote daw sa footnote number 14. Ah, number 14. Anong binanggit? Dito lang sa 14 verse 1, karap ng mga lakas si Kristo, ang mga lakas si Satanas sa tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap po ba ito? Hindi. Yun lang. Pakiulit. Ano sabi? Karap ng mga lakas ni Kristo, ang mga lakas si Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Eh, dyan ang galing ang Roman Catholic Church mo eh. Tanggap po, hindi. Tanggap ko yan. Pero Imperyong Romano, hindi isimbahan yan ha. Hindi, tanggap ko yan. Yung Imperyong Roma, tama yan. Pero yung mismong simbahan ay walang kinalaman sa Imperyong Roma. Ito, anong banggit ni Kristo? Anong banggit sa footnote sa Biblia? Binasa mo, English translation ko. Pagbasa muna ako, ano? The fact that John commended does not mean by that everything in it was bad.
Let us unmark. And incidentally, that Christ wanted his apostle to establish the center of his church precisely in Rome. That is why walang kinalaman na simbahan sa Imperyong Roma. So, yun nga. Tinanggap mo na kasi, nandyan pala yung mga demonyo sa Roma. Oh, tinanggap mo na eh. So, ibig sabihin, pero, na-establish siya. No, ganito ha. No. Wala so, akong pakialam. Dito matanong pa ko, Mr. Moderator. Oh, wait lang. Brother Eugene, wait lang. Patapusin din si Brother Gilliar. Go ahead, Brother Gilliar. Sige, go. So, sabihin pala, yung iglesia mo nakatayo pala sa lugar ng mga demonyo. Oo, hindi. Wala akong pakialam kung ang simbahan katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. So what? Pero hindi demonyo ang simbahan na nakatayo dyan. So tinanggap. No. Sandali lang, kaklaruhin ko lang ha. Wala akong pakialam kung ang simbahan katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. Pagka ba nakatayo sa lugar ng demonyo, demonyo na. Hindi ganun, pre. Yung mismo mga Roman na convert into Christianity, ay ikaw na mismo nagsabi niyan. And that Christianity na na-convert ang mga Roma, that is the Catholic Church, not the Seventh-day Adventist Church. Next question. So tinanggap ko na pala na nakatayo siya sa lugar ng mga demonyo. Ang tanong ko sa iyo, hindi ibig sabihin na demonyo na. Hindi, tanong ko sa iyo, nasa buong mundo ba ang mga demonyo? Oh, hindi, ha? Nasa buong mundo ba? Ang mga demonyo. Nasa buong ganito ha. Nasa buong mundo ang demonyo, but not wala. Roman Catholic Church. Kayo, nagiging claim ninyo, Katolika din kayo, pero hindi Roman Catholic Church. I don't know kung kano-ano kayo sa demonyo. Hindi, tinanggap nyo na eh na kayo talaga ang Roman Catholic Church. Nakatayo ka na pala sa lugar ng demonyo. Wait lang. Gilier, kanina nag-object ka kasi nag-side comment si Eugene. Ngayon nagsa-side comment ka naman. No side comment. Sige, continue. Next question. Okay, so tinatanggap mo pala. Okay, ikuan ko to eh, premise ha. So magandang balita na tinanggap mo na ang iglesia mo nakatayo talaga sa lugar ng demonyo at tinanggap ko na Babylonia ang Roma. So ang tanong ko sa iyo, itatanong ko itong Great Hope. Tinatanggap ko, sabi dito, the Roman Catholic Church uniting the forms of paganism and Christianity and their master is Satan. Tanggap mo ito, hindi? I don't accept. Your book is biased. Normal na sasabihin ninyo dahil inyo yan. I don't accept that biased book. Di mo tanggap. Okay lang. So dito, the worship of images and relics and invocation and exaltation of the Pope are devices of Satan. Tanggap mo, hindi? Bro, ano, wait bro? Lang. Wait dito lang. Pa rin? Wait lang. Brother Gilliar, kanina, tinatigil ko si Eugene na babasa ng Katekisimo of the Catholic Church dahil self-serving yon. Ngayon, ikaw, nagbabasa ka naman ngayon The Great Hope. Self-serving nga, hindi ko nga tatanggapin yan. Huwag kayong gumamit ng mga self-serving. Kanina, winaringan ko si Eugene, ha? Sa CCC. Kaya ikaw, huwag mo sabihin kinakampihan ko yan. Winaringan kita ngayon, huwag kang gagamit ng self-serving. Continue. Next question. Okay lang, kasi umami naman siya kanina na ang iglesia pala na nakatayo sa lugar ng mga demonyo. Okay, ito. Ang tanong ko sa iyo, dito sa sinabi dito sa pagbubunyag, katuliko pa rin to ha, na ang babae, kasi alam natin ang babae ay kahulugan niyan, iglesia. Ang babaeng inalihan ng Diablo ay ang Roma. Tanggap mo ito. Ano, moderator, clarification, ano libro? Dito sa kwan, dito pa rin sa Katikisim. Itong libro ba, yung Sambayan ng Pilipino. Ano binanggit? Sinabi dito sa 17, sabi dito, ang babae dito sa may bandang kwan. Ang babae dito na inalihan ng Diablo ay ang Roma. Sinabi mo kanina na yan pala nakatayo ang iglesia mo at ang babae simbolo ng iglesia. Tutol ka na ba sa sinabi ng mga pari o hindi? Tama. Ganito ha. Hindi ako tutol. Kategory ka lang. Hindi ako tutol. Tama ang sinabi sa footnote sa Biblia, not referring to the ecclesiastical or church, but referring to the nation yan. Nation. Hindi ecclesiastical. Hindi nangangahulugan na kung itinayo ang aming simbahan sa lugar ng demonyo, nagiging demonyo na kami. Analogiya, hindi ibig sabihin na nakatayo yung bahay mo sa gitna ng dagat, nagiging dagat ka na rin. Oh, ha? So, that's referring to the nation, not the church ecclesiastical alone. So, ibig mo sabihin pala, kasi ang babae kasi simbolo, iglesia. Sinabi doon, ang babae dito na inalihan ng demonyo ay ang Roma, so hindi ka natutol pala. Kasi, that's referring to the nation, not the church. Kinaklaro ko lang.
That's referring to the nation, not the church alone. Hindi, or sinabi mo, hindi mo pala tanggap na kaulugan pala ng babae, iglesia. Hindi mo tanggap. No, no. Yung babae na binanggit no, normal, yung Babylonia. At yung babaeng binanggit na iglesia, hindi yun ang mismong Roma na nation. Because that so, nation is different from the ecclesiastical. Nation is different from the church. So, ibig mo sabihin, babae din pala ang iglesia. So, babae ang iglesia, pero hindi referring into nation. That's referring to ecclesiastical. Bakit tinawag na babae? Di, ayon po sa inyong librong The Great Hope, that is the spouse of Christ. Kaya nga, she, the church is addressing to she. Yung binanggit mong Roma, yung Babylonia, totoo yan. That's referring to the nation, not the church. Pag ginamit yung Great Hope, sabi mo, Great Hope, eh mabasa sa Great Hope, mula pala sa isip lang ni John Huss na Katoliko, bakit pinatay ng Iglesia Katolika si John Huss? Ha? Hindi na namin issue yan kung bakit pinatay. Ang issue namin dito, patutunayan lang niya na yung simbahang Katolika ay tatag ng demonyo. Pag kamirong pinatay, wala na kami pagkialam dyan. Hindi na naman yung issue yan eh. Ay, kasi hindi naman kayo, kasi ang kriminal kasi hindi aamin yan. Aaminin mo ba ako mag-criminal? Side comment na naman uli yun. Magtanong ka, huwag kang mag-side comment. Oh, sige, magtanong kasi naantok nating mahal na moderator. Okay, ito yung tanong ko sa iyo. Tanong ito. Ito, hindi, mayroon ako tanong sa iyo. Ito ha, Juan 8:44, sabi dyan, ang aman yung Diablo ay pumapatay. Sa kasaysayan na ipinag-angalandakan mo, sa kasaysayan ha, yung St. Bartholomew's Day na pinatay ang lahat ng Huguenots sa Protestante, sang-ayon ka ba doon o hindi? Ha? Hindi ako sumasang-ayon unless and until na meron kang maipakita. The fact na ginamit mo sa Juan 8:44, kayo yun, mga original Sabbath keeper, ang audience hindi, ni Kristo. Si Peter ko, Pindon, sakali lang, hindi ko sinasang-ayonan, kaya nga, sumagot ako, I don't agree because you do not present that book. Pangalawa, si Peter Pindon na isang debater din ng Seventh Adventist ay nagsabi na yung palang San Juan 8:44 ay sabadista. O bakit sinisisi mo sa Katoliko? Eh bakit mo ginagamit yung ibang tao dito sa debate? Di mo ba kaya ako? Natatakot ka. At tanong ko sa iyo, pumatay si Vladimir ng libu-libong mga Protestante ayon sa kasaysayan. Kahit i-resist mo sa mga libro dyan sa likod mo, sino si Vladimir? Tinatanggap mo ba na yun ay gawa ng Katoliko? Hindi na namin yan issue dito, objection moderator. Yes, ano yun? Naubusan na siya ng tanong eh. Hindi, issue dito. Kung sino pinatay ng Katoliko, kung sino ba yung pumatay, Katoliko ba yan o hindi? You have to from the founder of the church because our issue here is church and founder, not the church and its character and the nature. Wala akong pakialam kung sino pinatay nila at sino pumatay. Sige. Okay ha, okay ha. So sinisingil ngayon ni Eugene Gapo, si Gilier Pacanya, na patunayan niya na ang Roman Catholic Church founded by Satan. Hindi issue dito kung ano yung mga karakter ng mga ilang membro. So hinahamon ka niya, Brother Gilier, na patapos ng oras, ilabas mo na yung ebidensya mo na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Okay, okay pa. Inamin na kasi niya kanina na nakatayo pala yung iglesia na doon sa lugar ng mga demonyo. So siya na mismo ang sumagot sa kanyang hinahanap. Ito lang ang binigay ko sa kanyo. Sinabi nga doon ang Roma, yung babaeng inalian ng demonyo. Sabi niya, oo. Bro, ano ka bro, nag-rebat ka, role mo ngayon, magtanong. Hindi, magtanong ka na lang. Premise. So, hindi ka natutol doon. Natinayo talaga siya sa lugar ng mga demonyo, yung iglesia mo. Hindi ako tutol. Pero hindi doon. Ibig sabihin na nangangahulugan na demonyo ang simbahang Katolika. Analogya, hindi ibig sabihin na yung bahay mong nakatayo sa gitna ng dagat. Time na. Okay, no? So, naubos na yung ano natin. Pagka tayo sa 5 minutes na lang na conclusion. Maganda to si Brother Gilier kasi pag tinayo sa lugar ng demonyo, demonyo na. Okay. 5 minutes na lang tayo, no? Final conclusion na lang tayo. Ating unahin si Brother Eugene's negative side. Final conclusion, 5 minutes. Sige, maraming salamat po, Mr. Moderator, at kaya Gilier pa kanya. Natatawa tuloy ako nito sa katunggali ko kanina pa. Parang naubusan na yung tanong niya. At alam ba ninyo na kahit pala makatayo ng ang simbahan ay maitayo doon sa lugar ng mga demonyo, nagiging demonyo na. Ang kitid talaga ng mga pag-iisip nito, ano? Babaw ng mga pag-iisip nila. Eh, yun nga, nagbigay ako ng analogiya ba?
Diba? Simple analogy. Hindi nangangahulugan na kapag ikaw po'y nakatayo sa ibabaw ng dagat, kasi meron naman tayong mga kababayan na naninirahan talaga sa dagat. Diba? Yung minsan nga doon sa ano, sa Sambuanga City, meron mga bahay-bahay na sa dagat na talaga. Hindi nangangahulugan, nagiging dagat na rin yung bahay nila. Bahay pa rin yan. Of course, kung mayroon kang binasa sa Biblia na yung Babylonia, referring to yung Roma, walang problema. In terms of nation, but in terms of ecclesiastical, ha? Wala na kami nun. Hindi naman kasali ang yung mismong iglesia na nasa Roma. Kaya ina-adapt namin yung term Roman because of ecclesiastical, not racial. Because yung simbahan hindi naka-refer sa racial. We have to refer about ecclesiastical. Kaya nga, bakit ina-adapt natin yung term Roman? Because that is the center of the Christian church. Magbasa tayo ng history again. Ah, yung banggit doon sa ano, sa history ng kasaysayan ng daigdig, Paina 179. Ayan. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristiyano. Ito ay tinatag ni Pedro at ang pangunahing apostol Jesus. Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Roma bilang martir. At ang paniniwala ng mga obispo ng Roma, ang kahalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Roma ay nagiging sentro ng simbahang Kristyanismo. That is why ecclesiastical, not racial, not nation. Kasi kapag nation, nakabatay tayo sa ecclesiastical, sa racial. Wala mang, naku, tapos na yung debate. Walang naibigay, walang nailatag na ebidensya, sariling kuro-kuro, kahit kwintong barbiro yan, ha? Kahit kwintong pagong pala ito, kahit mga ano, kahit pagong, hindi maniniwala. Kahit yung mga tambay doon sa kalye, siguro hindi maniniwala sa mga kwento niya. Kahit nga siguro grade 1 section tambes, mahirap mapaniwala yung kanyang mga storya. Kahit DPED. Ang deklarasyon kasi ng DPED, Roman Catholic Church, si Kristo na sa loob ng simbahang Katolika. Ah, see? Ngayon sinabi ko sa inyo, matatalo lang ako sa debating ito kapag mayroon siyang ebidensya na i-present. Kapag wala, ay siya yung talo. Kaya kung ako sa inyo mga Seventh Adventist, payo ko sa inyo, tularan nyo na lang itong moderator natin na nagbalik loob na ng simbahang Katolika. Huwag kayong ano. Kasi kapag kung tutuusin natin, kahit saan tayo mag... yung balibalikta rin natin yung mga libro, yung mga Biblia, the Catholic Church, founded by Jesus Christ, not Satan. Ha? Not Satan. Ito, meron bang founded by Satan na maraming nagiging santo sa simbahang Katolika? Explain mo yan. Ha? Kayo, mayroon ba kayong nagiging santo? It is a wala, di ba? Wala nga kayong martir. Oh, sino ba ang tao, uto-uto, na siya pwedeng magpakamatay sa loob ng simbahang Katolika kung ito pa'y tatag ng demonyo? Sa San Pablo nga, nagpaputol ng ulo. Ha? O sa San Lorenzo de Ruiz, yung pinakaunang Pinoy na nagiging santo. Oh, uto-uto ba sa San Lorenzo de Ruiz? Na binigyan niya ang dinala niyang buhay niya sa loob ng simbahang Katolika kung hindi ito'y tunay na simbahan? Naku naman, pag-isip kayo, hoy, mayroon bang tatag ng demonyo na may mga maraming santo? Aray na kao. Natatawa tuloy ako sa mga bakit yung katunggali ko. Natatawa tuloy ako sa inyo. Pagpasinsahan na muna itong background ko sa likod, ha. Medyo may nakabitay. So, design yan, design. Diba? So, ayan. Dapat sana, magbigay ka ng ebidensya. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless. Pwede nang ibigay sa affirmative side sa kanyang final conclusion. Brother Guillier, go ahead. Okay, 5 minutes bro, no? Oh. Okay, salamat din sa ating mga kaibigan na si Brother Jando. Normal talaga yan na may labanan ba? Kasi dumidipinsa rin tayo eh. Kasi madaya na ngayon ang demonyo, ginagawang standard ang mali. So, itong katunggali ko, natatawa si sarili niya. Alam mo ba ang sinabi ng Biblia sa mga natatawa sa sarili niya? Ay tao yung mangmang. Bakit ka natawa sa sarili mo? So, wala namang natuwa sa sinasabi mo. So, ngayon, sinasabi niya, wala daw akong mga ebidensya. Iyon, una, ang kardinal, umampi sa amin, kumambyo. So, chinecheck niya, tinatanong niya, technical yung mga tanong niya. Pero hindi niya may pagkakaila na kumampi talaga yung kardinal nila sa mga aklat ng Adventista. Kasi yung mga Adventista kasi, ang dami kasi na bagong buhay dito. Mga aklat namin, kahit saan, mapupunta talaga kahit saan. At yung kardinal, sinabi talaga niya, I recognize. Binavalidate ko ito
na ipabasa sa buong tao sa Katoliko upang ang mga kabataan ay magabayan sa tamang landas. Okay, ito ha. Bakit ang Roman Catholic Church founded by Satan? Ang dami ko nang binigay ng mga ng mga ebidensya. Yung mga ginagamit niya ebidensya standard na sanlibutan ngayon, sabi dito sa Colossians, may banta ang Diyos eh. Sa Colossians 2:8 sabi to, may babala na huwag kayong magpapabihag sa mga pilosopiya na tiyatang na pilosopiya na madaya. Ang mga aklat ng sanlibutan ngayon, hindi pwedeng kumpiyansahan. Una sa lahat, kontrolado yan ng Jesuit. Si Denis Diderot ang isa sa pinakautak bakit umiral at sumulpot ang tinatawag nating aklat na encyclopedia. Si Denis Diderot ay isa ang bihasa sa pagsusulat at author po siya. Siya po ay nagsisilbi sa Iglesia Katolika. O paano mo masabi yan? Wala na, paboro na yan sa inyo. Kasi kayo kasi ang pinakamalaki sindikato sa buong mundo. The largest syndicate in the world is Roman Catholic Church. No? Sinabi ka na dito eh, sabi, kailan? 538, doon kayo ipinanganap itong libro na to. Eh, ano ba yan? Satan invented a religion to control the deception on men. Sabi din dito, dito sa inyong aklat, usurper, yun ang ugali sa Satan, palitan ng Diyos, sabi dito, ano ang Santa Iglesia Katolika? Ito ay pamayanan ng mga nabinyagan na kumikilala sa Santo Papa na kapalit ni Kristo dito sa lupa. Nako, ano sabi dito sa Biblia? Dito sa Thessalonica, na sabi dito, the great apostasy, apostasia ba? Pagkuhan ba? Sabi dito, sabi ng Panginoon Hesus Kristo, huwag kayong magpadaya. By any, let no one deceive you by any means that the day will not come unless the falling away come first. And the man of sin revealed the son of perdition, anak ng pagkakasala, ang Santo Papa. Kung tingnan mo yung sarili mong referensya, basahin mo, be honest, cover to cover, yung mga volumes. No? I tell you, ang daming mga ebidensya dyan. Kasi sabi mo, ilang Katoliko, hindi. This is mass massacre. Million, sabi nga ni Pope Benedict eh, at ni Pope John Paul, nanghingi nga sila ng sorry dahil sa maraming namatay sa panahon sa Dark Ages. Oh, paano mo masabi? Ibig sabihin, kasi sayan mismo, yung sarili mo rin mga ebidensya, sinunog ka rin na ang Katoliko, criminal. 1844, huwag kayong magmalinis. Kasi, nabinis sa 1844, sinungaling, criminal, o ano mang sasabi mo sa akin, ako'y sinungaling, ikaw ang sinungaling. Kasi sinabi nga dito, na ang Santo Papa, pinalitan na niya si Kristo dito sa lupa. Pinalitan. O ano bang Ezekiel, sinabi ng Ezekiel 16 verse 32, ang pagpalit, ang kaulugan niya is pagkakaroon ng kabit. Pinalitan yung asawa, nagkabit ba? So, ganyan ka pa ng iglesia mo. At saka, inamin mo na iglesia mo nakatayo sa teritoryo ng demonyo. Oh, wala na. Doon, taob ka na. Gumagamit ka pa ng Webster, Jesuit. Si Baxter, Jesuit. Ano pa? Magkapalingon sila ng school. At yun ay founded by Roman Catholic Church. Hindi mo alam eh, 333 years tayo inalipin ng Roman Catholic Spanish Empire. Eh. Naging imperyo yung iglesia mo. Anong ginawa sa atin? Ginawang alipin, magtayo lang ng simbahan. Yung tita, polo, easy, ready to go? Okay, time na. Time na. Okay. So, yun na. Tapos na. So, atin ang kuno ng ano ng mga pahayag yung ating mga debaters. Sa kanilang pasasalamat. Wala nang patira ha. Pasalamat na lang ito. Ating unahin ang affirmative side, si Brother Gilier pa kanya. Okay na? Okay. Salamat po sa Papaunlak Brad Jando at sa ating kaibigan si Brad Eugene Gapo. Wala po tayong tiyatawag na galit. Hindi, labanan lang talaga ito ng tiyatawag na umiinit na ngayon na panapalataya sa bawat isa. So, pinapasalamatan ko rin ang Iglesia sa Pensioners Bill sa pagsuporta sa akin sa mga bagay na kailangan ng isang debater. At pasalamatin ko rin yung mga nananalangin sa Facebook, mga Adventist at mga gustong manood. Opo. So sana magkaroon pa tayo ng maraming talakayan sa iba pang mga paksa. At huwag kayong mawalan, huwag kayong ma-discourage na parang dili mapulaan ba. So sana dyan doon, hindi ka mapulaan. Mga sa susunod na naman ng mga debate, magkaharap-harap tayo at sana ikaw makaharap ko rin sa ulit. So God bless. Okay bro, maghamon ka lang bro. Magbisa ka lang sa akin na may hamon sa topic. Yun lang. At ang doctrinal debate is Sabado ng gabi. Yun bro.
Okay, dito naman tayo ngayon sa ating kasamahan sa punto por punto team. Brother Eugene Gapo. Bueno, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa inyong sakripisyo, dasal, hanggang sa matapos ang ating debate. Salamat unang-una sa Panginoon at kay Aguilar pa kanya, no? Na siya po ay kuan, talagang ayos ka debate ito, ano? Oh, pupurihin natin 'to. Hindi natin 'to inaaway, ano? At sa lahat ng mga nanonood ngayon sa gabing ito, maraming salamat. At sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang mag-subscribe sa Punto por Punto channel ni Reverend Father Darwin Gitano sa mga baguhan pa. At sa aking YouTube channel na rin, Lakbay Katoliko. At sa ating moderator, magandang gabi. At sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, magandang gabi. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. Okay, thank you.